Ayan, hello, hello. Teka lang ah. Hello, hello. Ayan, intayin natin dumating ang cosmological woman of the universe. Ayan, pa-share naman ng live. Teka, parang kanina naka hindi ko alam kung naipasok ko yung ano. Talagang 3 live ako kanina sa TikTok. Papa-upload na nga ako nung ano eh, papa-upload na ako nung live ko kanina doon. Eh, ano, si Sas nag-iaya ng live. Kasi nakita yata niya yung pinost ko na ano. May snippet ng ano eh, may snippet ng interview ni Kato Ning si, kay Lisa Marcos na lumabas. I'm not so sure kung napakinggan nyo na yun, ano. Pero, nandun sa wall ko, ipaparinig ko sa inyo. Ayan, nandito na siya. Ayan, hello, Bex. Wala kang sound. Hello, everyone. Ayan. Hello, everyone. Ito po ang Orocan, ang plastic na wallastick. Grabe siya. Ayan, welcome, welcome, cosmological woman of the universe. Diyos ko, may nakikinig pa ba sa atin? Meron pa naman, 115,000. Kakabukas pa lang natin eh. So, may magdadatingan yung guys, mga yan. Paki-share ang live. Guys, huwag kayong matulog kasi baka pagising natin, hindi lang 3 billion ang mabawas sa shabu. Pagising natin, ano na lang siya? 2 kilos na lang. Minukbang na. Alam mo yun na parang sasabihin nila tayo na huwag kayong ano, hindi masaya na nakahuli ng historical. Di ba yun yung sabi nila? Ba't di kayo masaya na sa historical na ano na to, nahuli ng shabu? E, ba't yung after one day, hindi na siya historical? Correct! Di ba? Asan na yung, di ba, yung biggest haul ever? Di ba? Eh, paano yan? Nagkamali pala kayo. Eh, kung nag-celebrate kami kasama ninyo, yung pala hindi naman. Hindi so, naman pala na yung biggest call ever. Diba? Bakit nawala? Parang wala man ng explanation. Ang feeling ko dyan, kasi nung yung inspection video, di ba nagpunta sila ng alitagtag? Tapos para for the inspection, ganyan. Doon sa video na hagip, minamark pa lang nila yung ano eh. Kumbaga doon pa lang nila minamark yung mga nahuling ano, shibum. So ibig sabihin, minamark pa lang siya. Mm. Hindi pa fully inventoried yung entire ano. So ibig sabihin, parang may kung tutuusin, meron naman talagang justification kung bakit 1.4 lang siya. Ang carelessness nila doon, eh putang ina, anong basis ninyo nung sinabi nyo nung una na more than 2 tons? Tapos later on, naging 1.8, tapos ngayon naging 1.4. Diba? Hindi po pwede yun. Nagpapalit-palit ka. Naging news na siya internationally. Naloka na lahat ng tao. Tapos biglang, quietly, bloodless. Huh? Biglang nabawas? Ano yun? Biggest haul ever na bloodless, di ba? Yun yung press release eh. Eh yun nga yung nakakaano doon, yun yung nakakairita doon. Kasi parang, okay sana ng ano eh, okay sana na, I mean, kumbaga parang hindi naman sa ano, pero merong posible na magbago talaga yung figure nung na-haul ninyo na drugs. Kasi
Itetest niyo yung isa-isa, itest titingnan niyo yung isa-isa, eh baka mamaya yung kasama pala ng shiboom, eh mga tawas lang pala, or arena, ganyan-ganyan. Di syempre, di mo isasama yon. Nevertheless, kailangan i-explain nyo kung bakit siya nag-reduce ng ganun. Kasi naglabas na kayo ng ano eh. Naglabas na kayo ng statement ng biggest figure. Fall eh. Oo eh. Hindi, bakit? Ayun pala. Alam mo sa sobrang atat niya na magpapogi, na magkaroon siya ng good news, na ma-attach sa pangalan niya. Kasi sunod-sunod yung ano eh, tsaka eh. Well, tsaka naman kasi talaga kung pinagagawa mo, ano kami magagawa, Jerry. Pero be, dito makikita yung desperation na magkaroon ng magandang balitang naka-attach sa kanya na bonggang-bongga na matatabunan niya si Bigong. Pero, Bex, unang-una, hindi nyo pa pala tinitigas yan kung shams lahat yan. Bex, baka nga bumaba pa yan eh. Diba? Bex, hindi nyo pa natitigas. Tapos eh, hindi nyo pa natitigas. Can you imagine? Diba? Kasi tinitest muna yan. Girl, alam mo, ang mangyayari niyan, sunod-sunod na kamalasan, yung driver hindi makukulong. Oo. Oh, totoo. Aminin mo, hindi totoo. Makukulong yung malaki driver dyan kasi matitechnical sila. May possibility. Oo. Yes. Oo. Totoo. Actually, ang sabi dun, nung kahapon, nung nag-live tayo kahapon, ang sabi sa PNA was that, finlog siya pagkatapos nakita daw ng ng officer dahil meron daw part nung drugs, part nung kontrabando na hindi natatakpan ng blanket. Nakita ko kanina yung ano, wala namang blanket. So ngayon, eh ano yan, ang tawag dito, sobrang technical nitong ano, yung requirement dun sa search ng warrantless. Napaka-technical niyan, sobrang technical niyan. Yeah. Ngayon, kapag kunwari, well, if they get a really good lawyer who would be able to demonstrate that the requirements of the law ng warrantless search is not there, oh, edi yung bilyong-bilyong tonelada, fruit of the poisonous tree na yun. Hindi mo magagamit yun. Oh, counter-statement saan, Joanna? Hindi ko siya pinapanood. Counter-statement saan, Joanna? Girl, hindi ako nanonood ng mga vloggers. Si Joey na pinapakinggan ko sa kasi reset and yung mga kapupulutan akong araw. Nag-disagree sa'yo si Attorney Libayan sa anong masasabi mo. Ah, meron nga nagsabi sa akin yan, yung post mo on the, kay Adjalon. Yung sabi mo pa, may, something is not adding up. Eh, parang, ano yung disagree mo dun eh? Ano yung disagree mo dun kay Adjalon? Oo, ano yung disagree niya? Anong argument doon sa post ko? Ano bang argument ang nilagay ko doon? Ano yung counter niya? Ano ba yung argument ko? Hindi ko siya kasi pinapanood. I'm so sorry, guys. Hindi ko pa rin nakita yan eh. Pero anyway. Ayun. Pero kaya nga. Ano bang... Ang sinabi mo naman doon... Ano yung ano niya? Ano nga? Sabihin nyo kaya... Oo. Sorry, go. So, saan siya hindi nag-agree? So, ibig sabihin ba, it is adding up? So, for him, it is adding up na meron kang isang health, sabi niya, fitness instructor, life coach, and whatnot, na biglang naging gutom na gutom para sa 6K na bayad sa pagdadrive ng isang overloaded na sasakyan, tapos wala pa siyang lisensya.
Hindi. Hindi, sabi daw niya, kung hindi ba, porket daw ba galing sa US, hindi tatanggap ng 6K. Ay, hindi ko nakita. Binasa niya ba sabi yung... Binasa niya ba yung post ko? Meron siyang gym. Tsaka, noong 2020 meron siyang... ba, nagda-drive siya ng Ford Everest? Meron siyang gym, meron siyang... Inaano ko lang, yung pamilya niya mayaman sa US. Na-stock ko na mga mare, na family tree ko na. So... na family tree ko na. Oo. Parang ang babaw naman nung... Ako wala akong pakialam kung magdinis agir ka, pero ayusin mo naman yung porket mo nasa US, hindi tatanggap ng 6,000. Bex. Just me, no? So, ano naman ngayon? Ikaw talaga maniniwala ka na natatanggap ka lang ng 6,000 na ganyan kadami yung dadalin mo? Gusto ko naman maging kapanipaniwala naman yung objection nyo. Yung mga base naman sa ano, reality. Actually, yung pagiging US military niya is not the reason why incapable siya sabi. Why he accepts the 6,000. Hindi yun yung pinaka-basis dun eh. Yung US military, pagiging US military niya, it serves different argument. Like for example, ako worried ako na yung pagiging US military niya, baka arbo rin siya ng US. And historically, yes, kasi pwede siyang speculative daw ako. Talaga speculative ako, kasi nga, lahat naman tayo speculative dahil hindi naman natin talaga alam kung ano yung totoong nangyari dun eh. So talaga magsispeculate tayo, nandun ba tayo? Nandun ba si Libayan? Para sabihin niyang nasa hawak niya yung katotohanan? Speculative din siya. Diyos ko dahil, ano ba yan? Pero naman niya, kung speculative ako, speculative ka rin. True. Tayo, bilang meron dun sa nangyari, ang banatan lang natin dito, sino may pinaka-reasonable na speculations? Diba? Sino may pinaka-reasonable na speculation dito? Yun. Yung video ko raw may tawa, kaya ayaw niya. Anong tawa? Anong video ko? Itong sa amin ni Joey? Ang weird naman, Diyos ko dahil. Harapin niya na lang yung kaso niya kayo. Hindi natin nanonood na nagtatawa na lang talaga tayo sa... Ano naman ngayon? Nagtatawa na kami ni Joey. Kasi, we find things funny. No? Eh kasi sila masyadong seryoso sila sa buhay. So. True. Kaloka. Ayun. So anyway. Anong video ko ang shinare ko na may laugh track? Anong video ko? Video ko? Baka nakita niyo yung mga video ng mga re-uploaders. Ayung drugasin, hindi ko po in-upload yun. Iba, sa galing pong TikTok yun, iba po nag-upload yun. O, kita mo na, Diyos ko dahil lawyer, hindi man lang marunong mag-check ng facts. Kunyeta. Oy, wala akong ano sa'yo, attorney, di ba yan? Hindi kita kilala. And if you think that I'm speculative, you're also speculative. Unless that you can tell us, it's a tie. Di ba? Ang aanuhin kasi dito is sino ba yung kaninong speculation ba yung plausible? Di ba? Mas plausible. That's the test of plausibility. Wala naman tayo sa korte, attorney, di ba yan? Para magkaroon tayo ng proof beyond reasonable doubt. Di ba? Wala naman tayo sa korte. Kung itrato niyo diba? Yung rules of public opinion, para kayong just me. Para silang para silang nasa laboratory, para sa laboratory ka experimental, may control,
May control bar yung boss. Bayan ang babaw. Sige nga, is there anything what that we do on social media that's not speculative? Toro, ayun. Critical thinkers daw sila. You know, critical thinkers would always speculate and find the plausible explanation on things that you are not sure of. Diba? Ganun naman yun eh. Sabi niya for healthy conversation. O anong healthy conversation? Hindi naman niya ako kausap. Kausap lang yung sarili niya. Para naman naging conversation. Sabi nila, magsama daw kayo kay Maharlika sas na fake Maharlika sas na fake news peddler. Sabi niya, hi, Tita Rada Martin! Joey, napakaganda ng t-shirt na hindi mo pera. Thank you, Tita Relda. Thank you. Malaki rin ang tulong ni Tita Relda magsama daw kami ni Maharlika na fake news peddler. Unang-una, wala po akong kasong libel. Let me just put it out there. Talo si Attorney Libaya sa debate with Fiscal EJ 3-0. Magaling kasi yung Fiscal EJ na yan eh. Galing-galing niya. Ayun. Hindi, ang ano ko lang kasi na kung gagamit kayo ng as speculative bakla, wala bang ginagawa sa social media kundi mag-speculate? Hindi po. Ano ba akala niyo mga gospel of truth kayo? Ipagliligpit nyo nga yung mga sarili ninyo sa tamang lugar. Di ba na, sabihin nyo nga sa amin kung sinong vlogger ang hindi nagsispeculate. Ano kaya, nasa korte ba tayo na objection, Your Honor, speculative. Di ba may ganyang objection sa korte? Objection, Your Honor, speculative. Speculative. Wala po tayo sa korte. Wala rin po tayo sa laboratory na pwede kang magkaroon ng experiment na merong control variable. True. Ayun. Mas may keme daw si Jarek. Wede! Wede! O di may keme siya? Diyos me. O di may keme siya? Magsama-sama sila. Oh. Gusto nila magsama pa sila sa isang live tapos magkemehan sila. Di ba? Magkemehan sila. Ayun. Trial attorney daw kasi. Manugang ni General Magalo si attorney. Oo nga eh. Ano yan eh. Ayun. Nakuyari kayo sa aso niya. Okay lang naman yan. No? Okay lang naman na lawyer. Hindi okay naman kasi na lawyer ka, ganyan. Pero ikumpuni mo naman yung sarili mo sa sitwasyon. Kung nasa korte ka, pwede kang magsabi na objection, Your Honor, speculative, Your Honor ng judge. Pero pag nasa social media ka, everyone is doing speculations. Pati siya is doing speculation. Hindi ba? Can he claim that he's not doing speculations? Oh, he's also speculative, no? Makakaloka naman kung hindi ko sasabihin mo, hindi ka rin speculate. Anong ginagawa mo? Oo, especially pag nagko-content-content siya sa mga issue ng artista, yung mga ganun. Eh, madami siyang content na ganun eh, yung mga issue-issue ng mga artista. Diba kaya nga siya dinimanda na... Bakit ba nadidimanda isang vlogger ng libel? Dahil nasasaktan yung tinitira nila sa speculation nyo, natin. Oh. Jesus Lord. Diba? Na parang, ang ano lang yan is, yung speculation ba is plausible? Diba? Is it plausible or not plausible? Yun lang naman yan, may utak naman kayo, no? Diyos ko, day.
'di ba? Kung hindi plausible, o di hindi plausible, eh di lumipat kayo ng vlogger. Ang dami-daming vlogger, ang dami-daming ng vlogger ngayon, no? Diyos ko, guys. Shortage ng vlogger? Ano ba? Diba? Ano na ngayon? The door is open. Isang tumpok simko. O, yung isa pa nga nagre-reklamo dahil wala lang pambayad ng medicine. O, diba? Ano naman yung... Ano, 'di ba, is it plausible or not plausible? Even opinion writers sa dyaryo, they are speculating. Sabi ni Aryu, how true na natibag na ang bayarang ensaymada vloggers kaya si Ma'am Shi na lang ang nagtrabaho. Actually, Aryu, nung nakita na ko yung snippet. ito na tayo. Nung nakita ko yung snippet nung interview ni Kato Nying kay Ma'am Shi. Ano ba to? Ano na yung nabwisit? Mga wala kayong kwenta! Ako na ang tatrabaho! Boom! Meron na interview kay Kato Nying. siya na! Mga wala kayong kwenta! Mga wala kayong silbi! Ako na! Ayan! Siya na ngayon yung may paandar. Oo. I-close ko lang to speculation. If you think that other people's speculation is not good enough for you, magkaroon ka naman ng counter speculation na papasa ng test, ng higher test of plausibility. Like for example, kung sinabi mo na porket ba US ex-US Army hindi natatanggap ng 6,000 ganyan. Eh di magkaroon ka ng gumawa ka ng sarili mong research. I-profile mo si Ajalon na si Ajalon ay nangangailangan ng 6,000 pagkakataon kaya kinagat niya. Ayun. Diba? If you are just going to deny, if you're just going to question na ganun lang na porket ba ex-US Army tatanggap na ng hindi na pwedeng tumanggap ng 6,000? Yeah, that's a good question, pero ano yung next mo? Mm-hmm. Diyos ko naman. Anyway, dito na tayo kay ano, Ma'am Shi. Anong basa mo siya? Ayun nga, busit na. Well, she doesn't do media very often. So, well, nagkaroon nga ng, di ba may skandalo ng bonggam-bongga yung PCO kasi lumabas yung mga screenshots ng hindi na nila binabayaran yung kanilang mga ensaymada vloggers at yung isang pinakamalaking timawang ensaymada, eh, nagmumuriot dahil hindi na sila binabayaran. Then after that, ganito na, lumabas na siya. So, meron talagang vibe sa akin na, ay, mga walang kwentang mga, ano, walang kwentang mga ensaymada, ako na. Ayan. So, siya na yung lumabas. And, of course, everybody knows na itong si Kato Nying, eh, meron na talagang tonong, ano, no, you know, he's very forgiving dun sa mga ano ng government, hindi siya critical sa nangyayari sa gobyerno, pagkatapos binabanatan niya na si Inday Sara. So may, of course, may mga issue rin si Kato Nying, and it's kind of expected na lalabas si Kato Nying, si Ma'am Shi sa vlog ni Kato Nying kasi si after RJ, sino pa ba yung pinaka-biggest na? I don't think na mag-guest si Lisa Marcos sa vlog ni TPL3, di ba? So, syempre, di ba? Pinakamalaking may reach na dyan, si Kato Nying na. So, yun. si Bongbong already... Ano, take that position na hine-head on niya yung tatay, si PRRD. Dalawang beses niya nang ginawa na meron talaga siyang direct attack dun sa matandang Duterte. And now, itong si Ma'am Shi, ganun na rin yung ginagawa niya. So, basically, she's saying na, yung mga hindi pa nakapanood nung nung snippet na yun, nasa wall ko, si
ngayon sinasabi niya na masama ang loob niya kay Inday Sara kasi raw sinabihan daw ng tatay niya na bangag si BBM, umattend daw ng rally si Inday Sara sa ano, umattend daw ng rally. I think she's referring to the January Maisog rally kasi yun yung rally inatinan ni Inday Sara na pinakauna. Tapos tinawag daw na bangag ni PRRD yung asawa niya. Tapos tatawa-tawa pa raw si Inday Sara. So nasaktan daw siya. Nasaktan daw siya. Tanga-tanga rin to si ano eh, si Lise. Kasi ano ba akala mo sa mga audience? Engot? 'Di ba na all of a sudden ibibida mo yung feelings mong hurt? Pag you know, this is the toxic behavior of Filipinos eh, ganito. Hindi kayo kasi totoong hindi karamihan sa mga Pilipino hindi marunong talaga tumingin ng mabuting puso, yung pusong nasa tamang lugar. Kasi blinded kayo dun sa fact na ay dapat yung good manners and right conduct, yan ang merong mabuting puso. Of course not. Okay? Of course not. Yung mga tao na para eh, huwag ako sinisigawan kasi ano ba yan? Ganyan. I did not mean to keme-keme, ganyan-ganyan. Yung mga ganong etso. Eh, well, example lang to nung ano ha. Example lang to nung nakaraang debate, di ba? Marami sa mga Pilipino, ganun. Yung gagawa ng masamang ugali, pagkatapos, pag nasigawan or binalikan, ang toxic na yung bumalik. Diba? Nakakalimutan na yung mga katarantaduhang ginawa nung original perpetrator ng hindi kagandahang asal. And that is exactly what Lisa Marcos is doing. Diba? Lisa, ikaw at yung asawa mo, wala kayong ginawa nung binabakbakan si Inday Sara tungkol sa confidential fund. Okay? Nung kinuha niyo si Inday Sara para maging vice president, you know for a fact kung ano yung mga advocacy ni Inday Sara, which is to fight the CPP-NPA-NDF recruitment. And that is why she needed that confidential fund. Hindi ba nung election, yun isa sa mga pangako ni Inday Sara, gagawin niya ang lahat para maging batas ang mandatory military service sa mga kabataan. And she can only do that if she has the confidential fund. Sinuportahan niyo ba yung advokasya na yun ni Inday Sara? Hindi. Instead, nung pinagpapiestahan na ng House of Representatives ang confidential fund ni Inday Sara, you didn't do anything, Lisa Marcos. Okay? So ang kapal ng mukha mo para sabihin na tinawag, nagbangag yung asawa ko, nasaktan ako. Fuck you! Kayo yung unang nang iwan sa ere. Kayo yung unang may masamang ugali dito. Ngayon, tinapatan lang yung ugali ninyong masama ng tamang ugaling masama din. Diba? 5 months. Hindi, inano sila nung... Oh, God. Inano sila nung tatay. Diba? Kinanti sila ng tatay. Ngayon, kung magagalit ka sa asawa mo, ano sa tingin mo pa nung para pakiramdam ng tatay? Lalo na, nilunok ng tatay niya yung pride niya. Kahit ayaw ng tatay niya na mag-partner ito si Inday at BBM. Nilunok niya yon, di ba? O, niligawan niya, di ba, si Sara? Di ba? Totoo yan. O, alam mo yun na parang, beh, hindi naman tanga yung mga Pilipino, nakikita nila yung mga nangyayari. Diba, naluloka nga kami na kayo yung nag-release ng confidential funds 15 days before matapos ang 2021. Tapos nung sinisilip, hindi man lang nagsalita si Bongbong na, oy, pinayagan ko yung ma-release dyan. Hindi man lang siya na ganun. Wala man lang siyang sinabi kahit isa, kahit tuloy-tuloy ng, kung hindi lang kami nagsalita, wala magtatanggol kay Inday. Hindi ba? Kung alam mo yung naloka na lang, siguro after 2 months pa nga tayo nagsalita nun eh, napuntang ina ninyo ha, gago na to ha. Eh, kasi wala nang, ano yung mukhang nag-iisa na lang si Inday oh, na parang, sino tumatayo for Inday?
Diba? Bakit? Tapos nung tumayo bakit na kami, sa akin walang kasama naloka na. To? Oo. Diba? Yun ang naloka kami. Bakit all of a sudden, itong si Inday ay walang kasama? Bakit? Eh, yung presidente yung nagbigay nung ano ah. Ang nagbigay nung confidential fund na yun. Bakit? Tapos yung mga vloggers nyo, tigilin nyo nga kami, no? Lumabas na ang katotohanan. May mga mga ex-ensaymada vloggers na sinabihan sila na ang titira ay sina ang mga Duterte last year pa. O, alam mo yun na parang be, saka ko yung mga pagtatanggol at pagtatanggol lang si Sara nung election, wala siyang ibang ginawa kundi ipagtanggol si Bongbong Marcos. True. Ngayon. Just ngayon. Me. Ngayon. Ngayon, kailan namin narinig si Bongbong Marcos ang pinagtanggol si Sara? Correct. Sasabihin nila yung ano, yung issue on the West Philippine Sea, South China Sea conflict na pinagtanggol raw ni BBM si Inday dun sa ano, parang it's not her job to talk about, to make a comment on the South China Sea issue. Yung ganyan. Sabihin nila yan, I'm pretty sure. But you know, just to burst your ano no, sorry to say, to burst the bubbles of a lot of people. I don't think it is really a pagtatanggol kay Inday Sara. Bongbong Marcos wanted to put Inday Sara in a box. O, di ba? O, eh, kasi ang statement doon ni Bongbong, sinabi niya, kasi si Inday Sara naman, kung disagree siya sa mga policy ko, sasabihin naman niya sa akin eh. Ganun. Yun yung inano niya, yun yung kasunod ng statement niya na it's not her job to make a comment, ganyan-ganyan. At saka itong si Inday, ano naman, sasabihin naman yan kapag ka-disagree siya sa akin tungkol dito. And for me, that is really malicious, no? Kasi unang-una, you don't expect Inday to say her piece on the international relations issue. Kasi unang-una, tinanong mo ba si Inday? Diba? Ba't naman nasasadya si Inday sa'yo ng ano, ng policy mo? Diba? Kung tinanong mo si Inday, tapos hindi siya sumagot, o just sabihin mo, eh ano, doon tayo may problema. Pero kung kunwari, hindi mo naman siya tinatanong sa policy issues, sa policy agenda ng foreign relations mo, anong, di ba, bakit mo sasabihin na, sasabihin naman niya kung anong problema niya, pagka ano. Yes, sas, go ahead. Hindi ah, alam mo nagsalita si Inday, una-una, yung sa Afghan. Pero kaya siya nagsalita nun kasi yung department DepEd ay kasama dun sa meeting, di ba? Kinunan yung opinion nila. Kaya siya nagsalita. Yes. Oo. Di ba? Kinunan yung opinion niya. So kung kukunin mo yung opinion niya, magsasalita siya. Pero huwag mong sabihin na pareho kami ng stand. Kasi katulad ng Afghan issue, hindi kayo pareho ng stand. Pero kinuha yung opinion ng DepEd, so nagsalita siya. Yun yung unang-una. Ikalawa, alam namin kung ano ang sinuportahan namin noong 2022. Okay? Alam namin kung kaninong foreign policy ang sinuportahan namin noong 2022. Ngayon, kami mga supporters, we expect na yung binoto namin, yung mga pulisiyang gagawin niya, is hindi malayo doon sa pinangako niya. Gets niyo? Girl, kung hindi mo ginawa yun, kung napakalayo sa pinangako ko yung ginagawa mo, eh di budol yun. Alam mo sa ano ha, sa parliamentary system, matatanggal ka. Pag hindi mo ginawa yung talagang party promise. Sa US din, kita mo yung, di ba, mga Republicans and Democrats, very urgent, sensitive. Kailangan yung mga ginagawa nila as much as possible, malapit doon talaga sa party eh. Party principles. Eh, ito, be. Bigla ka nagbabago. Hindi na namin alam kung ano nangyayari dito. Ano to? Biglang World War III na? Ano to? Tapos sasabi, tas gusto mo pa yung mga tao. Oh, Lisa, eh, mahalin kayo. Putang ina. Ano yun? True. Diba? Tapos, ano, so nagagalit tong si Lisa Marcos kasi tinawag na bangag nung tatay. Pagkatapos, parang tumawa-tawa lang daw si Inday. Ganon. Actually, bangag naman talaga yung policies ng asawa mo. Diba? At ikaw, Lisa, bangag na bangag ka sa power. What made you think na meron kaming pakialam sa feelings mo? Eh, hindi ka naman namin binoto. Sino ka? Ang kapal naman ng mukha mo. Ay, hindi, wala na. Sa
akin mo lang na X na X na fuck you, first lady ka lang! Diba? Wala kami pakialam sa feelings mo, si Inday, binoto namin yun. You yield to her kasi siya may mandate ng tao, ikaw. Asawa mo ang may mandate, hindi ikaw. Kung ibang asawa ni BBM, wala ka dyan. Diba? Bakit magmamatter yung ano? Bakit hindi, magmamatter yung feelings mo sa amin? Alam mo, meron akong another theory kung bakit siya nagpa-interview. Go ahead, Sas. O, speculate. Inaano na kita, Attorney Libaya, na speculation lang din to. Alam mo yung concept na lightning rod? Nawala yata yung sound ni Sas. Hindi, alam mo yung concept na lightning rod? Mm. What about okay. It? Ang lightning rod, ito yung diversion. Okay? Siya yung tumatanggap ng lightning. Okay? Na, kasi napuputo ka na si BBM eh, bonggang-bongga na, di ba? So, kailangan gumawa ng issue para ma-divert yung lightning towards something else. Ngayon, itong interview na to, kasi magiging talk of the town yan. Yung interview niya, magiging viral. So, matatabunan na yung mga issues. Matatabunan na yung kapalpakan sa housing. Correct. Matatakpan na yung kapalpakan dito sa airport. Matatabunan na itong kapalpakan dito sa shops. Maraming matatabunan. Okay? Yun yung purpose niyan, I think. Kasi, parang there is a method in the madness. No? Method in madness. So, ginawa yan as a lightning rod. Kasi, hindi naman siya elected eh, si Lisa. So, kahit anong sabihin niya dyan. Parang what effect? Alam mo yon. Hindi naman, nothing to lose siya eh. So, sa kanya madadivert sa kanya yung attention ng tao, ganyan. Kaya mga kababayan, pag lumabas yung full interview, kung magko-comment kayo, ibabalik nyo sa issue ng bayan. Correct. Diba? Oh. Na, asa na yung drug test? Asa na yung, ano na nangyari sa agriculture? Bakit ganyan yung nangyari sa agriculture? Ano na nangyayari sa, ano, bakit correct, papunta na tayo ng World War II? Correct. Yung i-type ninyo, tama na feelings, magtrabaho kayo. Ano nang nangyari sa food security? Ano nang nangyari sa bilihin, kuryente, tubig, nagmahal na. Diba? Magtrabaho kayo. Ano pa ba yung issue? Like, I think itong lightning rod na to ni FL, natataranta sila because yung Senate already received copy of the letter nung PIDEA agent na nag-prepare nung report. Yung permission to operate at saka yung operations report at saka yung isang memorandum, yung tatlong document. Yung agent na gumawa nun, na-receive na ng mga opisina na sinulatan nung PIDEA agent. And yeah, maybe they are trying to make a big issue para makalimutan yung issue dun sa PIDEA leaks. Diba? Oo, tapos yung ano pa, PCSO. Diba? Hindi pa kami nakakalimut dun sa sama-sama tayong maging millionaire. True. Just me. Diba? Diba? Parang, ang ano ko kasi ganito, ano? Diyos ko naman, hindi naman kami natutulog sa pansinan para hindi namin malaman yung mga nangyayari. Hindi ba? Na may mga nangyayaring hindi kaaya-aya. Sana alam mo kasi magkakaroon kasi ng magandang weight ng sinasabi ni FL. Kung walang history, kung wala siyang history ng kamalditahan. Kung wala siyang history ng binibintang sa kanya. Hindi ba?
Yun na nga yung ano eh, it's out there in the open. Di ba may mga ginurgur, may tinanggal sa trabaho dahil tinawagan mo yung may-ari ng ano. Merong isang pelikula hindi natuloy ang screening kasi tinawagan mo. May tinawagan ka. Yung opisina mo may tinawagan. Di ba? Merong tinawagan din ata yung ano, yung artista ng Ensay Mother. Tinawagan. Alam mo yun, maraming incidents of maraming incidents of power tripping. Maraming incidents of using your the fact that you are the woman behind the throne of the presidency. Maraming incidents na ganon, ginagamit mo siya. So, kaya yung sasabihin mo na hurt ka dahil tinawag na bangag yung asawa mo, parang, beh? Parang, ay, paakitin mo si Princess Maui. Princess Maui, umakyat ka. Princess Maui, umakyat ka at makijamming ka dito. Diba kung tatawagin na, hindi pa po namin napapanood yung video kasi hindi pa nire-release yung full. Pero yung, bigla kang mag-all out na aawayin mo si VP Sara dahil alam naman natin kaya mo siya ginaganyan because yung tatay niya binabambu na ng binabambu yung asawa. Pero bakit hindi si Bigong yung bambuhin mo? True. Actually, yung ganit, yung itong arte na to ni Lisa, I smell act of desperation kasi hindi effective yung ensaymada niya. Hindi effective yung ensaymada niya. Pagkatapos, hindi makarecover yung asawa niya sa mga skandalo, di ba? Sa mga, you know, sa mga issues na binabato sa asawa niya. So, yun nga, she needs to take one for the team. So, kaya siya merong all-out interview with Katunning. Di ba? But, you know, ano, FL, ang problema po kasi dyan, hindi ka kapanipaniwala. Diba? Parang niwala ka nga kahit isang issue sinagot dun sa mga ano eh. Issue sinagot sa kahit anong ano eh. Wala kang issue sinagot na binabato sa first family. Tapos biglang all of a sudden, bida ang sakit ng puso mo. Diba? Che! Huwag mo kaming etchusin. Ayun. Nagtanggal na ron ng makeup si Princess Maui. Ayan. Kaya hindi na siya makaakyat. Ay, nakakaloka ka lang. Ang arte mo naman. Eh, pwede ka naman mag-voice lang eh. Pwede naman kasi ano ka lang eh. Audio. Ay, oo nga. Pwede naman voice lang. Kahit hindi na ano. Diba? May naniniwala pa. Hindi, ang ano nun. Hindi, ayun na nga. Ang, kasi ako talaga parang hindi pinagandaan din yung interview kasi hindi magandang lighting. Alam yun, hindi maganda yung lighting, hindi yung all the efforts na ginagawa nila to edit the pictures. Tapos biglang, hindi man lang maganda yung lighting and diba na parang bakit, parang ang dry nung itsura doon ni FL na parang, na parang sobrang ano. Ano parang, umiiyak-iyak pa pwedeng, siya. Ano? Wala man lang kaunting walang kaunting dignity. Hindi na ano siya na naiiyak siya for the husband. Which is really true, no? Kung asawa ka, masasaktan ka talaga po para sa asawa mo. Mm-hmm. Pero, yung tatay ba hindi masasaktan para sa anak niya? Totoo. Yung concern niya sa asawa niya, it is something that is understandable. Eh kaso nga lang, kung ganyan yung reason niya, hindi dapat maintindihan rin yung mga kamag-anak ni Inday Sara na galit sa asawa niya. Diba? At dapat maintindihan rin
niya kung bakit yung mga supporters ni Bongbong eh galit na galit kay Bongbong dahil be, hindi ito yung mga pinangako ni Bongbong na tumakbo siya. Anong sa tingin mo gagawin namin? Hindi kami magagalit? Pero, ayun. Hi, Princess Maui! Hello, hello! Ayan. Hello, mga puyaters! Hello, Miss Jonas! Bakit oroka ng pangalan? Hello, Miss Joey! Joa de Ville! Hello, hello! Thank you so much sa pagpapakyat sa akin. Oh, Princess! Sorry, tanggal na ako. Norete. Katatapos ko lang din mag-live. Ah, okay. Pero narinig mo na yung ano? Maui. Narinig mo na yung snippet nung interview niya. Ano? Yung ano, Joey? Narinig mo na yung snippet nung interview ni... Yung post ni Anthony Taberna. Nakita ko na, nakita ko na magpe-prepare sila, pero nakita ko lang sa post ni Sas na may mga ganun ang hanas si Mamshi. Hindi ko pa napapanood. Papanood ko pa. Gusto niyo i-play ko yung audio? Sige. I-play ko yung audio. Ayan. Sana po, because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong banag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Leni never did that. Kumusta kayo ni Bibi Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Leni never did that. Ayun. Pagkamaldita talaga si Madam, no? Kahit na medyo pumipreno siya. May pagkamaldita rin. Budget na raw sa kanya si... Ano, forever bad shot na daw si Inday Sara sa kanya. O, diba? As if we care. siya nga inis na yung si VP Sara to paalis, diba? Twice yatang nakunan ng video na ini-snub niya. And may nakarating din sa akin, Miss Joey, Miss Sass, and Juan Sardonia. Nakarating sa akin na nung kampanyahan pa lang, wala naman na talagang unit team. So, ginamit lang na nila si Misas. Kita mo yung headquarters ni... Ay, Misas. Ginamit lang nila si VP Sara. Kita mo yung headquarters ni VP Sara nasa kabilang side, no, nasa tawid ng EDSA, di ba? Doon sa may, ano, Cybergate. At saka yung kay Hello Kitty nasa Mandalu, dyan sa may blue na building sa may left side sa Pasig. So, saka siguro parang, maraming tinatago. Saka parang wala ata. Saka parang wala ata ako natanda ang ano. Parang wala ata ako natanda ang unit team na ano, na Thanksgiving. Wala. Parang hiwalay ating Thanksgiving. Walang parang celebration for ano, no, ganun. Victory party. Wala. Anyway, wala akong naalalang. Eh kasi hindi ko meron pumunta tayo. Yeah. Wala akong napuntahan kahit isang BBM rally or BBM Sara rally nung eleksyon. As in, kahit isa, wala akong napuntahan. Ako, ilan din ang nasamahan ko. And nga pala, ha, umamin yung ibang mga kasama. I was part of the Ensaymada, mga nanonood po kay Miss Joey. Naging part po ako ng Ensaymada vloggers or mga sip-sip vloggers ni Kuting. Nung binuo yan, I think mga September, pinagsama-sama yung mga vloggers pinatawag sa palasyo ng Disneyland. Nandun ako sa unang pagpapatawag, the second time, even po yung meet and greet nung December, was it December 10 or December 12 nung 2020? Nandun ako. So, may mga vloggers na umamin na ang isa dun si Babaeng Ipis, ewan mo, kilala nyo siya, best friend siya ni Cookie Rooking Kalbo na best friend din ni Sasa. Umami na nabigyan sila ng 10K. Ano pa lang, kampanyahan pa lang. Pumupunta kasi kami diyan sa headquarters, doon sa likod. Na parang sa second floor yata or something. Tapos ano, minabigyan doon ng 10K. Yung isa pang kasama naming vlogger, nagsabi 15K daw, tapos hinati-hati nila. Para siguro, inassign kami noon sa mga ganyan. Hindi, sa butuhan na-assign kami sa mga precincts, mga voting precincts. Nagbantay kami ng boto, picturean namin yung mga election returns, yung mga pinapaskil sa dingding, at isend sa headquarters. May budget na binigay, ako wala akong natikman.
So maybe it was just... Okay. Yan. Baka ano, okay, baka God. Na... Baka na ibulsa. Ay nako, may narinig akong ganyan. Maliit pa lang ng mga panahon yun, 10K pa lang. Ngayon, ngayon yata ang legit yung naglalarong amount for Ensay Mago. Tara. So at what point mo, kaya, ano, kaya nag-aaway, at what point mo kaya na-realize na... Kaya kami nag-aaway-away sa CS. At what point na ano ako, na nahalata ako na something's fishy or something's going on, something's wrong? What? At what point mo parang, ayoko na dito, ano ba to? Ba't ganito to? Parang exit na ako dito, ganyan. Mga panahon din yun ng mga October, mga one month pa lang bago binubuo yung mga grupo ng mga vloggers na i-handle ng Nina Bukangkang, Nina Patring, Nina Amoy Kulob. Oo, maraming red flags even nung kampanyahan. Pero nung unang meeting pa lang namin, narinig ko na yung leader namin, yung pinaka... presidente namin bago si Calvo na ghostwriter di umano ni Miss ano pa lang, nung unang meeting pa lang, unang patawag pa lang sa amin sa palasyo, sabi agad nung leader namin, willing kami pagtakpan yung mga pwedeng maging pagkakamali ni Kuting. If ever na may magawa siyang mali, masabing mali, ipapan out namin or ipapan away namin yung camera namin, mga vlogging camera, ganon. Kasi bawal kami mag-live. Pero kung mapayagan man, ilalayo daw yung camera kung may magawang mali or masabing mali si Kuting. Sabi ko, matalino namang tao si Kuting. Sa UK naman nag-aral. Katulad ng best friend niya, nag-aral sa UK, di ba? Yung Barney Club ba yun? Sabi ko, matalino naman, bakit anong pwede maging pagkakamali? Ang galing-galing din niya sa SMNA debate. O, hindi ko alam kung ano yun, kung may mga leakage or mga script. But, bakit sinabi ng leader namin yun? So, parang red flag na kaagad. Sabi ko, bakit ganito ang pagiging bulag ng mga kasama kong vlogger? And nag-away-away na kami. Another thing, kaya ako umalis sa grupo, parang dapat ano, every lakad ni Kuting may tatlo or apat na vlogger na isasama. So, gumawa ko ng nasa around 50 to 100 kami nun na Ensaymada vloggers, mga vloggers ng palasyo. So, gumawa ko ng proper na listahan or formal na listahan ng mga pangalan namin. Tapos, ilista ko sino yung unang sumama sa Cebu, sa Negros, sino yung mga apat na sumama sa Davao. Ginawa ko ng formal na listahan, official na listahan. Nagmaktol yung mga leader at mga sumisipsip sa leader kasi sila yung laging sumasama. Yung mga small time na vloggers tulad ko at ng iba pang maliliit yung followers at saka mga subscribers, hindi pa rin nila sinasama. Sila-sila lang. So parang may politika rin ang nangyayari. At sipsipa. At sinasabi agad nila, may prejudice sila, hindi nyo kaya yung ginagawa namin, nakakapagod, kuning-kuning. So, inaway ko yung leader. Sabi nga ng mga ibang members, Mawi, huwag mo kaming iwan. Ikaw lang nag-voice out ng mga concerns. Ikaw lang yung malakas ang loob. Ala nga, teacher ako eh. Ay, umalis na ako, hindi ko na natiis. Kasi parang hindi ko pamamalakan. Parang. Iwanan sa ere talaga. Yes, at saka ano, siksipan. Tsaka parang siksipan. Mga dilaw yung ibang Ensaymada vloggers. Ang dahil dilaw. Sorry sa mga dilaw. Parang what? Dilaw. mga anti-Duterte, kung hindi man dilaw. Kahit na yung meet and greet namin, parang galit sila kay Pangulong Duterte. Lagi nilang sinisabi ko, bakit kayo galit sa Pangulong Duterte? At galit kayo kay VP Sara? Kasi nga daw, ano, yan yung mga EJK, ganun-ganun. Si Pangulong Duterte daw, dinadalhan daw ng mga babae ni, ng isang kakilala nating vlogger. Ganun, may mga pokpokaw, ganun, na binibigay daw doon. At kung ano mga sinasabi, maybe they have basis for that. Pero marami silang puro panginira kay Pierre. Sabi ko, ba't kayo nagagalit kay Pangulong Duterte? Katandim na nga yung anak. Katandim na nga yung Chilo City yung anak. Bakit anti-Duterte? Puro anti-Duterte ang karamihan sa mga ano. Tanto nyo. Yung nakagat ng aso, anti-Duterte na, di ba? Si Digong ang tawag kay Tati Digong, kay former PRRD. Mga anti-Duterte sila. Takantaka ako. Anong tawag? Anong tawag kay Digong? Anong tawag kay Digong? Xi Jinping, kasi ano nga, supporter ni President Xi Jinping. O puta ni President Xi, Xi Digong ang tawag ni ano? Ni nakagat ng aso na vlogger, na dati rin naming leader. Kilala mo sa yung maraming ex na mo. O di tawag na lang natin kay BBM is, ang tawag na lang natin kay BBM is,
Hunter Marcos. Hunter Marcos. B. Biden. BBM. Biden. BBM. Ano, Mrs. Wawi, kasama mo raw ba si, pero si Coach Jarrett? Ha? Nakasama mo raw ba si Coach Jarrett? Oh yes. Pati nga dun sa ano, sa meet and greet na ensaymada ang hain. Ano yun, Sas? Alam mo, ito ha, i-reveal ko ngayong gabing ito. Di ba magkasama kami ni Jarrett doon sa May, sa Martyr or Murder? Ay, okay. Sa ano yan? Sa pinakahuling part? Oo. So kami dalawa yung nandun sa pinakahuling part. Tapos nagchichismisan pa kami yan nung shooting. Oo. Oy, Jarrett, hindi ba galit ka kay Lisa Marcos? sabi pa niya, ayaw niya kay Lisa Marcos. Tapos yes. Sabi ko, tapos ang ano pa niya noon, kay Amy raw siya, kay Amy ako. Ganun siya. Hala, oy. Tapos ko, oy. Kaya naluloka ako sa kanya. Bakit iba-iba? Parang, be, so parang papatira ka ba sa puwet? Paiba. Oo. Oh, well. Alam mo, pwede naman kasi mag-change of heart kung tara totoong meron kang busilak na puso. Yung tipong, okay. Ha? Galit na galit ka noon? Diba? Tuwing kakasama kami, galit na galit ka. Ano ka pa nga, kapi ka pa nga kay Vic Rodriguez, galit ka sa ginawa kay ginawa. Galit na galit ka sa ginawa ni FL kay Vic Rodriguez. Tapos, meron ka pang pa-post-post. We stand by Maharlika. Ano ba yun? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bakit ngayon? Bakit bigla ka nagbago ng ano, ng ihip ng panahon? Di ba parang, exactly. Una-una, na parang, pag walang consistency kasi, yeah. Nakakaano yan, nakaka red flag yan eh. Bakit hindi ka consistent? Pwede naman kasi di ba pwede naman kasi magpabago-bago ka, pero dapat merong magandang rason. Hindi lang yung i-explain mo na kaya ako nagbago, di ba? Kasi ganito. Mm-hmm. Kasi nakita ko na ang Panginoon, ganyan, di ba? Or Nasa Davao ka pa rin, Joey. Diba? Nakilala ko na ang Panginoon sa aking puso. Correct. Kaya nagbago na ang aking damdamin. O, diba? Natauhan. Ay, mas-masan. Iba. At saka yung isa nga rin vlogger na ano, kakilala ko na millions ang followers. Ano yan eh, umaantay kuting na rin siya noon. Kaya lang, parang ngayon nagiging pro na siya. Umiwas yan in politics. Siguro baka maka-apekto sa kanyang bonggang-bonggang YouTube channel na I think isa lang naman yan siya na, or, di ba, bilang na bilang sa kamay yung merong mga millions of followers na vlog. Parang nagiging pro na rin siya ngayon eh. Anti-China. Oo. Umiiba na ang tone. Well, okay lang naman yan. Diyos ko, kung yan ang gusto mong gawin, go ahead, di ba, na gawin mo yung kaya gusto mo, mag-anti-China ka. Di ba mag-anti-China ka? Himukin mo ang mga Pilipino na awayin ang China. Di ba? Ganyan pwede. Hindi mo naman gawin yan. Pero i-explain mo sa kanila kung ano yung consequence. Di ba? Kasi kung hindi mo ini-explain sa kanila yung consequence ng gusto mong maramdaman nila at eventually kung anong maging action nila dun sa naramdaman nila, isa kang snake oil salesman. Indeed. Budol. True. Ayun. Anyway, Juan, meron ka gustong i-share? And then, dito lang ako. Hi, Miss Joey, Miss Sas, Miss Mavi. Dito lang, nakikinig lang. Natutuwa lang sa usapan niyo. Well, pag-usapan lang din yung si Cash Janet. Nakita ko rin nung nakaraan, nag-post siya about dito sa may
billion worth of drugs. Yeah, yung sinasabi about ni Chris. Sa ban. Thank you. Mm-hmm. Inano siya ni ano eh, dinibang siya ni Kuya ng EB. Kuyang EB. Oh, sa isip ko, bakit siya nagko-compute, nagpapaliwanag? Kasama ka ba sa script na gumawa nung... Defender na nga yan siya, bulag na rin. Yung mga entaymada, mga bulagers na yan. Oo. Natatandaan mo, Sas, nung ano, fini-figure out natin kung kasha ba yung tutan sa, ano, yung tutan sa... Van, ganyan. Pagkatapos, edi tiningnan ko yung ano, ni sinerch ko yung mga specs ng Photon na passenger van, ganyan. Nung sinerch ko kasi, meron akong nakikita, di ba tinatanong ko pa na, curb weight? Ano ba yung curb weight? Ganyan-ganyan. Tapos sabi mo sa akin, bakit tingnan mo yung ano payload yon, ganyan-ganyan. So, nung tiningnan ko yung payload, yung isang van ang nakalagay doon, parang 1,400 yung kanyang payload, ganyan. So, ang conclusion natin is that, overweight talaga. Overload talaga yung van. Kung totoo na may 2 tons na drugs doon sa loob, sabihin na natin kasha siya from floor to ceiling, it's still overweight. Ganyan, it's still overweight. Ngayon, itong si ano, itong si kasi ang gross weight ng mga van, mga lumalabas mga nasa 3,000 kineme at 3,000 mga 3 tons ganyan. Ganun yung ano. Ngayon, itong si Jared, nag-post siya na ito o ang curb weight ang curb weight ng Photon van is 2,005 kg. Okay. So, ibig sabihin, kayang-kaya niya yung ano, kayang-kaya niyang makarga ang tutan, sabi ganun ni Jared. E di, si Kuya EB, nireplyan siya ng bongga, dinify niya. Ano ba ang curb weight? Ano ba ang ano yun? Yung iba-ibang term sa ano, iba-ibang term sa kineme. So ngayon, sabi niya, ang tinitingnan mo diyan is yung curb weight basically is the weight of the car. Weight of the car, yeah. With the regular ano, with the regular yung ano, meron siyang mga kasama na yung weight nung mga upuan, nung mga ano. Ano yung weight ng car as it is? Yung wala pang sakay. Yeah. Wala pang sakay, ganun. Teka, ito. Super, super paliwanag ang lulunyo. Oo. So sabi niya, curb weight is the weight of the vehicle fully laden with fuel and other equipment without the driver and passengers. Ayun. So ang gross weight vehicle, ang gross vehicle weight is what appears on the certificate of registration of the vehicle, and is the total weight of the vehicle's curb weight plus the driver and fully laden with the maximum number of passenger based on the manufacturer's specification. So yun yung gross weight vehicle, yun yung full capacity ng sasakyan. Ganon. So sabi niya, ang pinakamatindi na dyan is yung 19-seater na Photon van. Oh, malaki yun. Yun na yung pinakamalaki. Asa na ba yun? Okay. Ang gross vehicle weight daw is 3,020 kilograms. Curb weight, for ano to, 16-seater to? Uh-huh. 2,005 kg ang curb weight. Ganon. So, ima-minus mo yung gross weight dun sa curb weight. Uh-huh. And that will give you yung amount na po pwede mo lang isakay dun sa sasakyan. So, parang 1-3. Anything in excess, overloaded ka na. Uh-huh. Ganon. Eh, ang sabi kasi ni, ano, ni Jared. Kaya, assuming na itong brand na itong photo nang ginamit, bago kumuda, check the specs. Total weight ng kakargahin ng Photon is 4,000 kg. 1 ton is equal to 1,000 kg. Ibawas mo na yung weight ng vehicle, so more or less nasa 1,800 to kaya kargahin na sasakyan. Ang tawag dito, ayan. Basta hindi sila ano, hindi consistent. Oo. Bakit van? Una, truck van ka sa Manila. Paano kung so ang sabi niya dito, 4,000 daw yung kg, 4,000 kg daw yung van. Na yung total weight ng van. Basically, he is referring to ang pangalan nito?
he is referring to whatever, hindi ko alam po ano yung tinutukoy niyang van, yung sinasabi niya. Photon yata, photon van. Eh, hindi. 4,000 kasi eh. 4,000 kg yung gross weight. Eh, wala namang ganun eh. Walang ganun. Walang 4,000. Uh-huh. Ang payload na pinakamabigat sa passenger van ng Photon is 1,600 lang. Hmm. Yun lang yung pinakabonggang ano, payload ng passenger van. Ayun. Miss Joey, dyan tumaas yung ano ko eh. Yung kilay ko eh. Pinapaliwanag niya yung truck daw, truck van. Kaya ang ginamit eh, yung mismong van, yung Photon. So sa isip ko, sabi ko, bakit? Kasama ka ba sa gumawa ng ano, script tapos ipapaliwanag mo sa ano sa mga sa mga nagko-question kung bakit ganun? O may paliwanag na ba sila kung bakit? May paliwanag na ba sila kung bakit? May ano nga, may mga follower ako na nagme-message sa akin na driver. Yung alitagtag daw talaga. May checkpoint dyan regularly kasi daanan niya ng truck. Hence the checkpoint. Kasi nga, kung madaan-daan parati ang mga truck dyan, yeah, you really have to check kung ano yung mga karga niyan. So daanan daw talaga yun ng mga truck. May checkpoint daw talaga dun. O anong problema niya? Ang nakakataka dun? Ba't siya sa checkpoint dumaan eh? Alam niyang kargada niya eh, droga. At alam niyang may checkpoint dun. Diba? Hindi ko dapat doon ka magtataka. Hindi niya raw alam. Basta sabi niya, ano, kinarga lang daw doon, tapos 6K daw yung bayad, tapos hindi na raw sumabay sa van niya yung mga naglagay ng mga nasa boxes, nasa lunchbox na yun, kung ano-ano, nasa sako. So, sunod na lang daw sa kanya yung mga nagkarga na yun. Parang magko-convoy na lang daw. Diyos ko po. Ikaw ay, di ba? Convoy yun. S, Army siya dati? Parang ganoon, susunod na lang daw yung mga susunod na lang daw sa van niya yung mga nagkarga na yon kasi nga maka-question siya bakit 6k bayad sa iyo ikaw lahat nagkarga niya at kung binit-bit mo yan or ikaw naglagay yan diyan sa loob malalaman mo kung ano yung laman. Hindi ko alam, baka yung lalaking yan ay ano rin, miyembro rin ng kung ano, ganap-ganap. Right? Hindi kasi ano yan eh. Actually the entire thing is setting up for technicality. No? Uh-huh. Yung baka ma-technical sila dyan. Alam ko talaga, sabi ko, naku, pag, alam mo, pag hindi nakulong yung driver na yan, lagot kayo. Yes. Of course, pwede nga gawin nila. Kasi, di ba, eh, paano kung ano, pwede nilang gawing star witness, di ba, ituturo nga lang ng driver kung sino yung ano. Eh, pero yung pagkasabi pa lang ng driver, hindi ko kasi kilala eh. Sinabi lang sa akin, nirentahan lang. Alam mo yun, sabi niya, yeah, nirentahan lang yung van ko, hindi kong, oo. Tapos bigla ka magiging star witness. True. Pero pwede mo naman sabihin kung sino nagrenta ng van mo. Pero the thing is, wala na yun. Umalis na ng Pilipinas yun. Nataranta na, maybe, no? Billions eh. Natawa ko dun sa post ni, ano, ni Mrs. eh. Yung natulog lang tapos biglang nabawasan na ng ano ng tons. Natulog lang tayo, nabawasan na yung tons. 400 kilograms din yun, di ba? Yung bigla nilang in-adjust or inalis sa computation. 400 kilograms. So, hindi talaga sila consistent. Para din, actually, Leni did this. Kasi si Leni may 4 times 40 is 16. May number kuning-kuning din. Hindi, ang nakakaloka dito, siguradong-sigurado sila nung nag-announce. Ang yaba nga. Ang yaba, ano to? Biggest po ito. At oh, quality? 13.3. High quality, high potency, 13.3 billion. Ganyan. Chorba, biggest in history. Putang ina, hindi pa pala natatapos si inventory. Bigyan nang naging 1-4. Bakla na yun. Ang layo. Oh my God! Are they high? So, binago na ni BBM kanina, 1.4 kg na lang daw ang Shabay. Ay, yun nga. Kasi initially, they are talking about
it being the biggest drug haul ever, ganyan-ganyan. Okay, yun, hindi na siya biggest. Diba? Eh kung nakiselebrate kami sa inyong mga putang ina ninyo, ano, para-parehas tayong sunog ngayon. Diba? Eh kung sa'yo mga bumubula ang bibig pero ng mga defend. And sa'yo man. Oh. Pero sandali lang ha. Kasi, lalo ngayon kayong, lalo ngayong naloka yung mga tao. Pinagsisuspecha na nga kayo kung bakit, ha? Bakit? Ano to? Pwede pa pala yan? Pwede pa lang umaandar pa pala yung sasakyan niya ng overloading ng kanyang kadami. Tapos, alam niyo na nga na may doubt yung tao sa everything. Bigla kang nag-announce na bumaba na ang presyo. Putang ina, buti ito, ang bilis bumaba ng presyo, no? Kaysa sa bigas. At ganun daw yung drug bumaba niya. Bumaba na yung presyo ng shopping from 13 billion. Yes. O 13 billion, naging 9 billion. Tapos, ano ngayon ang excuse niyo doon? Dahil sinap, tapos pwede niyo bang sabihin na, kasi nung in-announce namin, hindi pa tapos i-inventory. Eh bakit ka nag-claim? Hindi pa pala tapos i-inventory. Ngayon naman, kung sasabihin mo na tama yung sinabi mo noon, eh ano nangyari doon sa ano? 13 point. Grandstanding lang daw. Kung isipin yung, halimbawa, ano natin, no? Yung hindi lang technical. Kuwari, yung isang sako kasi 50 kilos eh. So parang yeah. Doon palang makikita na eh. Makikita mo kung magkakasya yun doon sa photon eh. Libreng ads ba sa photon? Oo nga, no? Baka tumaas ang sales ng photon. Ang bigas na 50 kilogram ng sako. Ilang sako may lalaman? Kung 2,000 kilograms. Yeah. 28 pieces. Magkakatalo kasi yun sa ano? Magkakatalo kasi yun dun sa volume. Kasi yun dun sa volume. Kasi what, for example, yung maaaring yung isang sako ng bigas, malaki siya at 50 kilos. Pero I don't know which one is heavier. Kung yung drugay o yung... Ganon. Yeah. So merong volume factor yun. Yung like, gano kalaki yung ano kasi even if they are of same weight pero yung kanilang form is different. So like a cotton hindi pa rin siya match na ano hindi pa rin siya match na comparison. Yeah. Pero hindi siguro nalalayo yung bigat ng at saka yung mass nung rice sa crystal meth. Hindi nagkakalayo yan. At nakakaloka no hindi issue sa hindi na issue sa mainstream media. Yung nagbago yung... Kahit tawang-tawa yung na sila during the interview. Parang... Yeah. Siyempre, mapapayasin ko, tahimik na sila. Tsaka tingin ko dyan, sabi ko nga, they're hitting multiple birds in one stone. Dahil nagyayabang si Hello Kitty na, oh, successful ang aking campaign against illegal drugs. Nakasabat kami ng ganito. And also, si PRRD, kanina nakita ko nga po na si dating Pangulong Duterte ay leading na naman sa mga senatorial candidates next year. Ang alam ko po, ngayong year ang filing ng candidacy. Ano po? So sa Tangier survey, pangatlong beses nag-top 1 si PRRD. So baka ngayon pa lang at ngayong kaaga, sisiraan na nila yung campaign against illegal drugs ni PRRD at gustong sabihin na Hello Kitty na mas maganda yung kanyang campaign kasi bloodless. Also, ano pa ba? Baka idagdag niya to sa kanyang SONA sa July, no? The biggest. Ngayon, hindi na nga lang biggest. Kasi hindi naman siya, ano eh, hindi naman siya operation. Parang sa boxing niya, yung parang nalaki, ano lang siya, nalaki lang sila. Yes. Oo. Nalaki so, pinag-tapag niya kaagad. Hindi po. Hindi, ang nakakaloka, gusto talaga nilang mapantayan kasi yung biggest kasi talaga nung parang 2022 yung sa Infanta Quezon yung kay Duterte yung 10 tao yung nagbabantay yun talaga 11 billion yun talaga operation talaga yun tatlong van sting operation talaga yun ano yun 1,000 tatlong van oo 1,800 sa Infanta March 15 isang yes, question niya no parang 1.818 ton. So
I think, 11 parang gusto nilang pantayan yan. Eh, bloodless din naman yun. Or higitan, no? Diba? Bloodless din naman yung sting operation na yun. Yes. So, oh, pero at least, no, tatlong band, 10 tao yung nagbabantay, mas kapanipaniwala, yun. Pero, eto, na parang, okay, congratulations na nagawa niya yan, pero bakit, bakit pabago-bago yung numbers? Also, parang lutang si Hello Kitty, no, niyayabang niya, oh, bloodless, bloodless. Paano naman, syempre magiging bloodless yan, eh, iisang, well, iisa yung nag-checkpoint, tsamba nga lang, hindi naman tiniktikan, eh. Anyway. True, wala namang ano, wala namang operation. You know, it's a lucky ano, it's a lucky strike. If totoo yung mga sinasabi nila na ano na nahuli nga yan or at hindi nagpahuli, 'di ba? Lucky strike lang siya. Ano, paano magiging achievement niya? Saka maraming dadaanan ha, hindi lang dun sa alitagtag. Maraming dadaanan, pwedeng dumaan ng Star Tollway. Oh, dadaan ng Batangas, ano ba, Balagtas, tapos ganun, Lipa, kung ano man. Tapos pwedeng dumaan yan ng Panasugbo or somewhere, dadaan ng Salecha, iiwas sa Alitagtag, Lemery, kung ano. Doon sinadya kung saan pa may checkpoint. Oo. Batanggenya ka ba? Yes, Dugong Batanggenya. And ayan. Kasi ano, Sas, meron ring nag-ano sa akin, meron ring nag-message sa akin na Batanggenyo. So sabi niya, Miss Joey, 16 years old pa lang ako. Eh, majonda na siya. Sabi niya, 16 years old pa lang ako, nagda-drive na ako. Sabi niya. So sabi niya, eto ang mga daan. If papunta ka ng Maynila, galing Batangas, eto yes. ang mga daanan, dadaanan mo. Sabi niya ganon. So, ang dami mong options na walang checkpoint. Yung Alitagtag, alam mo na may checkpoint talaga dyan dahil daanan ng truck yan. So, laging may checkpoint dyan, sabi niya. So, ngayon, pag ikaw ay nag-SLEC, yung mga expressway, doon walang checkpoint doon. Ba't hindi pa yun ang pinili mo? Yes. Ba't hindi pa yun ang pinili mo? Pagkatapos, meron din ibang mga alternative ruta na hindi ka mag-ano, wala rin checkpoint doon. Although, yung daan niya yung Patagaytay yata may medyo ano, medyo akyatan yung mga ano. Well, pwede medyo. Dumandun, pero wala rin daw checkpoint doon. So kumbaga, parang nakakataka, nadadaan ka doon sa ruta papunta ng Manila na bukod tanging may checkpoint. Daan diba? Talaga ng checkpoint kasi may kainan nga doon na sikat, yung lalabasan niya na bayan. Kwenka, tapos papunta na ng Lipa, may mga kainan doon na sikat na mga pinagkakainan ng mga driver. Mga ng tracker. Yun. So, kataka-taka, may something. meron bang, ano, meron bang, may question ko, no? Meron bang shabulab na nahuli ngayong, ano? Wala ba? Kasi ang alam kong huling balita, yung, alam yung kay Mark sa Yarot. Sa Yarot, oo. Oh, tapos biglang nawala na rin sa balita, hindi mo na alam kung nakakulong o kung saan banda, eh. So, saan kaya na manufacturer, no? Kahit na may mga sako daw ng Pakistan yung... Kasi naalala ko kay PRRD dati, meron sa Albay... Yeah, Mesas. Pampanga. Go, Sas. Oh, meron pa sa Bulacan ito yung kina Joey, oh. Kina Joey, 'di ba yung Bulacan na shabulab? Yes. At yung na ano rin nila yan, napasara din na. Mm-hmm. At yung mga nakita sa amin ha, sa gitna ng bukid. Ermagirl. Mm-hmm. Meron sa amin sa ano, sa manukan. Farm ng manok. Napasara yon, napasara yon Maui. I think so kasi alam yun sa lugar namin na yun yung negosyo doon eh, keme-keme na manukan or ano yung mga panabong yun, alam na atin sa lugar namin. Sa may parting Albay, alam ko meron din eh. Nasa gitna siya ng mga buko, mga niyogan, merong parang mayroon pa siyang tunnel papasok. Parang bunker. Ano ba? Ito si Perfect Defect. Gustong tumawad. Sabi naman po ay approximately.
pa. Bex, kung susundin natin yung mga press release, kung susundin natin yung mga press release ni BBM, una, 2 tons, naging 1.8. Diba, nung una nga, diba parang more than 2 tons pa, diba? More than 2 tons, naging 2 tons, naging 1.8. Pagkatapos ngayon, 1.4 na lang. Bex, halos isang tonelada na yung nawawala. Approximately pa. Yeah. Alam mo perfect. Bibigyan kita ng guide. Kung hindi mo pa alam ang eksaktong weight, okay, lalo na mga ganyan, kung ibibigay mo pinaka-conservative estimate para alam mo, mga 1 ton to, ganyan. Para kung tumaas man, papalakpakan ka pa ng mga tao. Eh, ito bakla. Mm-hmm. Bakla! Agad. Bumaba na siya ng bumaba. Oo. Bumaba na siya ng bumaba. Anong mapakba? Ano mo sa mga tao? Eh, ikaw na nagbida-bida. Nagbibida-bida ka, hindi mo pala alam kung ilan pa. Historical. Feeling ko naging one siya doon. Bakla. Okay. Ipaliwanag mo nga sa amin kung nasaan yung 3.3 billion. Pero mo sabihin na, kasi hindi pa po kasi namin binibilang noon. Wait lang ha, may claim ka na noon. Hindi mo po pwedeng estimate lang. Hindi mo pwedeng sa approximate. Putang inang approximation naman yan. Saka just ko billion ang ni-estimate. Oh, billions. My God. Approximate kumpara dun sa una nilang statement tapos ngayong nabilang na nila halos isang tonelada yung difference. Parang naging approximate yun. Kaya ano to eh, seryosong usapin to eh. Yung magte-televise ka, nandun yung mga media na naka-national to eh. Sasabihan mo ng ganun. Tama yung sinasabi ni Sas eh. Pwede mo sabihin 1 ton lang eh. Tapos pagkatapos ng mga ilang oras, ito pala ang nakuha namin, 1.8. Eh, mas maano siguro, iba siguro yung narrative ngayon. Eh, kung makikita mo yung sa mga comment section, parang natatawa na lang ako. Actually, yung post ng ABS-CBN. Sorry, Sas, go ahead. Ayun na nga, pinapunta mo nga yung presidente eh. So, ibig sabihin, ano to, pang pogi points. Diba? Hindi mo pwedeng, approximately lang po. Bakla, if you would like the president to be there, you want to make sure that the president will not be embarrassed by whatever would transpire there. Ngayon, sumobra na yung embarrassment. Bakit biglang ang balita pa nung mula 13 billion naging 9 billion na lang? Bex, do you really think people will accept it? Ano yun na? Ay, okay lang. Wala ng 3.3 billion. Bakit na? That's 3.3 billion worth of shabs. Ngayon, ang tanong ng tao, totoo ba na approximately lang yun noon? Tapos ngayon yung tunay na inventory. Pwede ba yun? And nandiyan yung presidente, si pinasabi niya sa presidente gano'n. So, yung mga tao, magdududa talaga. And they have a reason to doubt. At hindi po namin kasalanan na tsaka yung mga data na binigay ninyo. Kasalanan nyo yan. Mm-hmm. Sabi ni Aline, but this happened after the Tagum rally, right? Yes. Make sense, after, diba? After, sense. So, mukhang may connection to para... Ayun, it may be a lightning... Matakpan, right? Matakpan. A lightning rod. Oo. Kaloka. So, nakalimutan yung Tagum. Ito ngayon po yung mainit na balita. Nga lang, sablay sila sa mainit na balita nila. Totoo. Kasi grabe yung Tagum eh. Grabe yung nangyari dun sa Tagum. Kasi sobrang daming nag-show up talaga. Ito kasama ko si Ate V, nandiyan si Ate V nanonood siya. Ate V, di ba, nung papalabas tayo ng stadium, Bax, alam mo may mga nakakasabay kaming lumalabas sa stadium, mga PWD.
talaga yung hirap na hirap na. Alam mo yung I'm pretty sure it's not very comfortable for them to go there and listen. Pero they went there. As in, nagpuntahan talaga. As in talaga, gusto ng mga taong marinig si PRRD. Ang dami talagang tao. Ayun. Joey, nasa Davao. Yes po, nasa Davao pa ako. Ayun, nakakaloka. Nanood ata sila, nanonood ata sila kahapon eh, dito sa analysis nyo kahapon dito eh. Sa speculation by Attorney Libayan. Kasi ang ganda ng usapan kahapon, nasa likod na ako yun, nakikinig lang din eh. Siguro na ano nila dito, yung kaya bigla silang bumawi. Ewan ko lang. Pwede, no? Ang problema, pwede namang mag-react. Pwede naman nilang i-recontent yung content pagkatapos mag-react sila dun sa usapan eh. Ang ano lang kasi, parang, if you're going to do so, be reasonable, diba? Ayun. Hindi. Alam mo, ang social media, chismisan lang naman itong social media. Bex, ano to? Ang social media po sa Pilipinas, I'm pretty sure, no, itong mga to, hindi to lumaki sa kanto. Ito si Maui, no, mga lumaki pa kami sa kanto, mga rampadora kasi kami ng mga bata kami. No? Wala bang social media noon? So, ang ginagawa namin noon, nagchichismisan kayo sa labas. Ganun lang din ang ginagawa natin dito sa, ano, sa social media. Nagpapalitan lang tayo ng kuro-kuro. Hindi po to korte. kung gusto nyo ng korte, edi mag-try a lawyer kayo. Pumunta kayo ng korte, huwag kayo sa YouTube. Tapos meron pa dito, sasagutin, demanding pa, sasagutin mo yung ano ni Attorney Libayan, sagutin mo. Unang-una, ako po, ang medium ko po ay writing. Wala po akong kinikita pag nagsusulat po ako. Yung mga nagko-content po sa akin, alam yung mga yan, sina Jared, sina ganyan, kumikita po yan sa YouTube. Ngayon, kung gusto nyo patulan po yan, sabihin nyo sa kanila, bigyan nila, hatian nila ako ng mga kinikita nila pag kino-content nila. True. Ayun. Oo, nakikinig sila kasi nag-deactive na account si Van Driver. Oh. Ayun. Nagtitipid si Driver kasi 6K lang ang upa. Eh, mahal sa S-Lex or N-Lex, sabi ni Hans Karan. Unang-una, motivational speaker. Ganun yung hanas ni Driver, di ba? Motivational speaker. Tapos yung mga adakrab ni, ano ha, ni Adjalon. Diyos ko, Cesar Montano, May Eunice, sila Nadia Montenegro, di ba? Ano, mga celebrity yung mga barkada niya, yung mga tao. Naging, ano pa siya, naging fitness coach pa siya ng mga basketball player in the past. So, pagkatapos 6,000, manginginig ka. Na, to the extent na hindi mo na aalamin yung pinaano sa'yo. Diba? Joey, merong nag-o-offer sa'yo ng ano, lechon belly. Talaga ba? Joey, nasa Davao ka or Tagum? Kung nasa Tagum ka, gusto mo ng lechon belly, pick up mo sa Domingo sa Tagum. Naku, wala na po kami sa Tagum. Ma'am Grace Cab. Dapat Tuesday pa kami aalis ng Tagum. Tuesday kami aalis ng Tagum. Pagkatapos, ano ang tawag dito? Walang ganap sa Tagum, Ma'am Grace. Ayun, so sabi namin, ay, punta na lang tayo ng Davao, ganyan. Tapos at least may night market, kineme, ganyan. Eh, after nung rally, naganap kami ng kakainan. Tapos, nung nagpunta kami dun sa... Yung Chinese grocery, yung merong parang inuman... Tapos mga trailer, ano, mga close van, mga close... Yung mga, ano, parang cargo van yung, ano, yung building niya, yung structure. Tapos, dun dumating kami dun, sabi, ay, ma'am... Wala na po kaming tinda. In order na po nung grupo na before kayo dumating. Naubusan na kami. Ganyan, Ma'am Grace. Okay, tapos nung ano, kailan nga yun yung gutom na gutom tayo, naghahanap tayo ng food? Sunday na. Yung before ng rally, yung sobrang quiet sa Tagum eh. Sobrang talagang ano, sleepy town talaga. Walang napakatahimik, wala masyadong tao sa lansangan, ganyan.
May punta kami restaurant. Yung, ano, Big Fat Tummy ba yan? Big Fat Tummy? Ay, hindi, isa pa pala. Parang seafood restaurant siya, ganyan. Tapos nung dumating kami, parang mga alas dos yata or alas tres. Sabi nung restaurant, ay ma'am, close po kami. Close na po kami. Mag-open po kami ulit ng ano, 5 p.m. Kasi medyo off yung time na dumating kami. Box merong shifting. Bukas sila tanghali lang at saka dinner. Yung in-between, wala, sarado na sila. Ayun, so, eh, napagkaitan yung napagkaitan kami ng kain. So, sabi, eh, tara, punta na lang tayo sa ano, punta na lang tayo sa ang pangalan nito, punta na lang tayo sa Davao. Ayan. So, kaya nasa Davao na kami nung Monday pa. Ayan. Ayun, nakakaloka naman to si Joey, puro naman. Nakakaloka naman to si Joey, puro pagkain. Of course. Ano pa ba? Ayun. Pero, ay sayang, marami naman sa Tagum, dito hindi nyo lang alam. Balik, pag nasa Tagum kayo uli, we'll give you the whole set of lechon belly with few trays of food, sabi ni Ma'am Grace ka. Sige po, Ma'am Grace, in-screenshot ko na po at sinave na po sa aking file at bubunutin ko po ito sa tamang panahon. Ayan. Miss Grace, baka mayroon pa ano, tula pa nga. Kailan lang? Balik tayo kay Ma'am. Balik tayo kay Ma'am. Okay, yung mga sinabi ni Ma'am. Okay. Unahin natin yung sinabi niya na unang-una yung sinabi niyang my husband will always defend her. Mm-mm. Ano mong sasabi niyo dyan? Parang insecure siya, no? Nasiselos ba siya kay VP Sara? Well, may nagsabi sa akin yan, kampanyahan pala, magsiselos siya. She's out of the picture eh. Mukha kasi mag-boyfriend-girlfriend yung tandem nila eh. Right? Sinungaling! Ang masasabi ko dun sa sinabi na yun ni, ano, ni FL, ni Lisa, napakasinungaling. Napakasinungaling, as in. Yung nakakairitang pagkasinungaling. I mean, yung parang, saan mo nakukuha yung kapal ng mukha mo ng pagsisinungaling? Ang kapal-kapal lang pagsisinungaling mo, Lisa. Ganun. Parang, and na-defend ka, ano, diba, sa confidential funds, hindi pinagtanggol ni Kuting against Tamba. Oo! Plastisya, si Madam. Mm-mm. Ano pinagsasabi nitong ano po kay sa Marina to? Diba? Actually, hindi naman, yeah. Hindi na kailangan i-depensya sa ni ano eh ni nung asawa daw niya kasi si VP Sara naman kaya naman niya eh. Lahat nga ng mga binibitawan niyang spit eh pagka kinabukasan nandun na sa mga balita eh. Like no comment yung pinagpiestahan ng mga eh tayo dito pinagtatawanan lang natin, di ba? So hindi ko magets yung sinasabi niya na pinagtanggol. Nagtanggol ba siya? Will always defend. Mm, depends. Oo. Hindi, how about you, Madam? Ang ano ko kasi, defend from who? Sa kanila right. Dalawa ni Tambi. Yes. Different from the dilawan, from the makakaliwa, from the bashers, from the anti-Duterte. Oo nga. Kanino niya i-defend? Pero hindi nararamdaman. Ay, ngal pa siya ng I'm the whether you like it or not, I will declare myself as your official BFF. Sabi niya kay BFF. Parang silang plastic. Bagay silang magsama. Is that right? True. Maka pa naman talaga ang tela ng corduroy. Kaya no wonder na ganun ka pa lang. Sabi ni Melita Potente. Ayan. Just me. Tuktuwa ko. Si Father Drago, di ba siya nagpauso niya? Yung mukha mong corduroy. Puno po. May mga arim. Corduroy talaga. O tapos nagtitrending yung mga ganong mga ano no, mga terms ni Miss Marley ka. True. It's just me. Ayun. Eh, ano yung ano niya? Yung sinabi niyang Leni never did that. Hindi ko magets kasi. Kasi nga daw, binabanatan ni tatay niya
si BBM, sinasabihan ng bangag. Pagkatapos, siya, a-attend daw siya ng rally, tapos habang naririnig yun, tumatawa lang siya. Even Leni never did that, sabi niya. Si Leni, nasa kabilang kubo naman yun. Parang hindi ko magigit siya. Kaya nga nila eh. Ayun, hilig. Ano sabi? Lisa. Alam mo what's working against Lisa? Mm. Yung kanyang konyo accent. Oh? Hindi niya matago, ano? Yung social-social niyang accent. So it's what not about doing it? Anything good for her, ganun. Oo, kasi kita mo si Imelda, ha? Si Imelda, pag magtagalog yan, diretso. Oo nga, no? Diba, may ano talaga, Tagalog. Pero, tapos merong may pagka, yung talagang, ito kasi si Lisa, very atinista, lumalabas yung pagka-atinista talaga niya. Mm-hmm. Mm-hmm. Konyo din, like with the driver, but driver. Exactly. Mas matindi ginawa ni Leni, sabi ni Tita Banig, mas matindi ginawa ni Leni, no? She went to international press para siraan si Digo. Correct. Oh, hindi lang umaten, kundi nagpa-interview pa. Mm-hmm. Ayun. Actually, naalala ko yung ano eh, yung kay Bicoy. Pinanggit siya ni Bicoy noon eh. Na nandun din daw siya nung... Oo, nung nandun sa may Ateneo yun eh. So, parang nakita rin ni Bicoy siya. Grabe naman si Richard. Nag-conyo accent siya to compensate her face. Grabe naman. At saka, minsan pagka nagdadamit si Madam, para siyang, ano no, para siyang, nakadaster, parang duster ang tabas. Hindi siya magaling magdala ng damit. Pangit yung katawan niya eh. Very, ano, very grue ng despicable charot nila. Pero napipikon daw siya sa mga ganyan, yung mga pag- Ay, siya supikon naman talaga. Her husband is not. Hmm. Sobrang naano daw siya yung naiirita ako sa kanya. Hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod. Campaigning for my Abby Duck. Good Mary Chris. Listing ginamos. Oh, pes lalo, sabi ni Richard, pes lalo nating pikunin. Correct. Eh kaya nga siya ano eh, kaya nga siya 'di ba parang mga ensaymada, ako na. Katunying. Let's do this. Alam mo, if I were kung kayo mag-a-advise kay Lisa on how will she address this crisis? Anong i-advise niyo? 'Di ba? Lahat tayo agree na hindi ito maganda tong pagpapa-interview niyo kay Tuning. So kung kayo ang tatanungin, how will you advise a Lisa Marcos kung paano niya haharapin ang mga pagsubok sa buhay? Starting from Maui. Ay, ako agad. Wala akong panghugutan. Well, ito lang bigla ko may isip. Kung yung pagsubok sa buhay nila, itong allegations ng mga Duterte, na, lalo na ni PRRD na sila ay nagpupulvoron, edi magpa-medical sila. Aware pala siya na umaten si VP Sara sa rally at tapos yung sinisingaw, bangag. O di ba i-address yung elephant in the room? Why would those people shout bangag-bangag dyan sa Liwasang Bonifacio kung walang basehan? Pwede nilang sampa ng kaso kung sino naninirang puring yan. O pwede nilang gurgurin. Di address, ganun. Kung ano-ano yung, huwag silang bungol, huwag silang bingi-bingihan. O ang mahal ng bilihin, wala tayong naramdam ang ginagawa. Right? Tumataas ang krimen, nakahuli daw ng drugs. Baka mamaya yung drugs na yun, eh, kaya bumabaha dito na pala may manufacture. O, okay. Yung may mga namatay sa pagsabog dun sa gym ng Marawi, hindi sila nakirama, kumaten ng kasal, may hilig mag-party. Bawasan siguro nila yung pagiging social nila. Parang ang trying hard nila, sila na nga yung first family, I think. Pero parang ang trying hard pa rin. Tawag niya mukhang mabantot siya. Badoy. You're so badoy.
Madalaming kapag sinasabi mo yan, ha, madam? Yeah. Ikaw, Juan. Ikaw, Joey. Advice? How will you advise? Ay, si Juan muna. Si Juan muna. Ah, sige, si Juan muna. Ako, syempre, ano, isa lang, yung makinig siya sila sa, ano, sa tao. Yes. Pero parang kasi, parang late na kasi. Di ba yung issue nga nung travel, isa din sa mga ano natin eh, na naubos na tayo lahat yung pondo ng travel fund eh. So, imbis na mag-travel, mas magandang yung silang ano, kahit hindi siya yung wala siyang mandate ng tao, siguro i-advise niya yung asawa niya na pwedeng, baka pwedeng tutukan yung mga problema ng bansa. At saka yung sinasabi nga ni Miss Mawi na kung may mga ganyang issue, kasi si nasanay tayo kay PRD. Nasanay tayo kay PRD na pag may mga issue, talagang sasagutin niyo. Well, hindi naman si Ma'am Hanilit, hindi naman nasa likod nagsasabi kung anong dapat gawin. Talagang dinidirekta ni PRD yung issue. So, yun lang. Parang makinig sa mga tao kung di pa naman natahulin lahat. Lang. I hope. Thank you. Ako, ano i-advise ko kay FL sa ganitong sitwasyon? Gumamit ng girdle? Char lang. Just answer. Ganun lang naman eh. Sumagot kayo sa mga issue. Tama si Maui eh. Tanggalin mo yung basis ng pinaguhugutan ng mga sinisigaw sa rally. Ang sigaw nila, bangag. O kung negative kayo sa drug test lahat, edi wala nang basis yon. Diba? So, answer the questions directly. Huwag kayong mang-gaslight. Diba? Yeah. Huwag kayong mang-gaslight. So, I think, they have to realize, lalo na itong si Lisa, siguro ang advice ko sa kanya, ma'am, you have to accept the fact na hindi ikaw ang dahilan kung bakit nanalo yung asawa mo noong 2022. Stop thinking that you made your husband. You didn't. Okay? You didn't. Kasi otherwise, kung talagang ikaw ang naglikha dyan sa asawa mo para maging presidente, eh bakit pa kayo ano, but yung pakinuha ang mga Duterte para tumakbo side by side, 'di ba? So, you're not confident that Bongbong will win pag hindi kayo nakadikit kay Sara. So tigil-tigilan mo na yung pag-iisip na akala mo ikaw ang may gawa sa asawa mo. Na siya yung kingmaker. I don't think anyone from your circle is real talking you na hindi ikaw ang dahilan kaya nanalo si BBM. Isaksak mo yan sa utak mo para mabawas-bawasan yung yabang mo. Diba? At yung pag-iisip na entitled ka sa power. You're not. Simply put, wala silang totoong kaibigan. Gamitan, right? Mm-hmm. Ayun. Feeling ko kasi hindi wala talaga nagsasabi sa kanya eh, na, ma'am, hindi po tayo ang dahilan kung bakit nanalo si BBM. Ganyan. Yung ganon. Yung parang, gising ka nga. Apparently that's what she thinks eh, na I made my husband. Ako ang ano, kasi ako nagpatakbo ng ano niya, ako nagpatakbo ng campaign niya. Oh, siya yun eh. Iniisip niya talaga na siya yung reason kung bakit nanalo yung asawa niya. And I think that's natatawa. That's awful to think. Hindi po ikaw ang dahilan kung bakit nanalo yung asawa mo. Ayun. Nakakaloka yung isa dito, sabi ni Aline. Ano ba to? Ano ba to si Aline? Antay ba to sa atin si Aline? Aline, basahin na natin ang comment, Aline. Nandito sabi na nakarami, diba? Nasa alam. Oh, sabi niya ano daw, pwede raw ma-turn around if they're gonna bring back Maharlika, Glenn Chong at ako. Oh, they una, are una not. Po, ako po ay Una po, ako po ay sumuporta because of policy.
Okay? Uh-huh. Policy po ako. Hindi sa tao. Yeah. At meron po akong paninindigan pagdating po sa polisiya. Eh, hindi po ako yung tipong, "Oli ka na dito." Para maayos na ang lahat. Be, hindi po ako aso. Okay? Ano po ako? Tao po ako na meron mga policy positions. Ngayon, kung sinuportahan kita, ibig sabihin, sinusuportahan ko yung policy mo. Pareho tayo ng policy preferences. Pareho tayo ng policy alignment. Ngayon, kung hindi tayo pareho ng policy alignment, eh putang ina, bakit kita susuportahan? As simple as that, no? I have always been like that since I was a child. Kaya kahit pumunta kayo ng San Beda College, Mendiola, Manila, tanungin yung mga kabatch ko, ganyan na ako, bata pa lang ako. No? Kung ano ang, hindi po ako basta-basta nakakaroon ng paninindigan. Pinag-aaralan ko pa ang mga bagay-bagay. At pag napag-aralan ko na yan at nabuo ng aking isipan, ang makakapagpabago lang po ng aking isipan ay mas mataas na analysis, facts, and everything. Charot. Hindi yung bigla-bigla ka magbabago ng kung anik-anik. Kaya ang advice ko dito kay Ed, binigyan ka na ng trabaho sa Malacanang. Actually, may nakamig sa akin. Oo, hindi po ako ganun. Diyos ko, day. Misas, hindi ba nag-reach out sa iyo? I know. Uh-huh. Ang ano ko po is, halimbawa ako, I am not really a corporate person, no? Hindi talaga ako, you know, the corporate world doesn't really work for me. Kahit bigyan mo ako dyan ng 100,000, 100 million para magtrabaho sa corporate world, hindi po ako magiging masaya. Mas importante po sa akin, ang buhay ko ay may kabuluhan at ako po ay sinusunod ko po ang aking paninindigan kahit mamatay na ako. And that is the truth, baby truth, dragon truth, dragon fruit. Yun ang eksena. Ngayon, ewan ko sa inyo kung meron na ba kayo sa mga buhay niyo na pinaglaban niyo talaga na prinsipyo. Ako kasi marami eh. Marami na ako napatunayan na ganyan sa buhay ko na mga prinsipyo kong pinaglaban. Kahit yung halos mapegi na ako. Ganon. Kaya ako kampante ako sa sarili ko na pag paninindigan ko talaga to, unless of course, no, alam ko na yung paniniwala ko eh merong better argument against it. Pwede naman magbago ang isip ko. Pero ito, yeah. Girl, para baguhin mo pag-iisip ko dito, bigyan mo ako ng reason. Like, kausapin, ano, intellectual reason na ipaliwanag mo sa akin ang mga bagay-bagay na mataas ang diskurso, level ng diskurso. Yan po, that is the fastest way to my kipay and to my heart. When you intellectually discuss to me issues at pag nasagot mo yung mga pressing questions ko, dyan po ako nalilibugan. Okay? Dyan ako nalilibugan yung tipong, ay, bongga to ah, bongga yung argument nito ah. Yan, ako, hahadayin kita, kahit tirahin pa kita sa puwet. Oo, kahit ako nang tumira sa'yo sa puwet, ganyan. Pinggirin na kita, ganyan. Alam mo yun? Kainin ko na yung kipay mo, ganyan. Ganyan. Oo, yung tipo kailangan upo at, di ba? Yung tipo, kakausapin mo ako, tapos yung, ano, ipapaliwanag mo sa akin ng very intellectual, ng buong-buo na kaya mong sagutin ang mga pressing questions ko, ay, sasaludo kita, hahalikan kong paa mo lahat na gagawin ko sa'yo. Pero yung sasabihin mo lang na, ay, bibigyan ko ito ng position, bad. Diyos ko dahil, hindi ako magiging masaya. Magiging depressed ako at makamaging serial killer pa ako, tapos magiging depressed ko. So, ang advice ko kay Lisa, always remember this. Always de-escalate. Ang napapansin ko kasi sa'yo, Lisa, you would like to escalate. You know? You would like to escalate things na mainit na. Sasabay mo ba na init? I don't know. Why?
Why? Wala bang nag-a-advise sa'yo kung paano mag-de-escalate ng mga issues? Kasi ano pa to eh? Alam mo, totoo lang, no, Maui and Joey, no? 2021 pa lang to, actually, ginento ko to kay Maharlika. Meron mga nakapalibot dun sa Malacanang na lumapit sa akin. Sabi ko, de-escalate. Sabi ko, bakit yung ba ini-escalate yung ano, yung away? I-de-escalate ninyo. Diyos me, yung sabi ko, you have 31 million votes, you have 32 million votes. Ano ba yung magpakumbaba kayo at kausapin nyo yung mga tao mainit ang ulo sa inyo? Wala namang mawawala sa inyo. Diba? Eh ngayon, putang inatingnan mo, grabe yung binaba ng trust rating mo. Tapos binababoy ka ng mga tao. Hindi naman to kailangan dumating sa ganitong pagkakataon eh, pero you had it coming. Diba? Kayo naman ang may gawa nito. You didn't de-escalate issues. Bakit yung tinalikuran yung mga supporters ninyo na sinusuportahan kayo because of policy? Ngayon yung mga natirang mga vloggers sa inyo, yung mga natirang vloggers sa inyo, nandyan lang para pagkakitaan kayo. Kita nyo, exactly. They are not effective. They are not effective because they don't believe what you're for. Diba? At hindi na namin alam kung ano paniniwalaan namin sa inyo. Kasi kahit kayo, wala na kayo, you don't have anything to fight for anymore. Lisa and Bongbong, you are only fighting for power. Wala nang principles. Ano na yung principles ninyo? Wala na. Hindi na ito yung Bongbong Marcos na tumakbo noong 2022. Hindi na ito yung Bongbong Marcos na senador. Hindi na ito yung Bongbong Marcos na tumakbo noong vice president. Sino ito? Hindi na namin ito kilala. Kaya huwag kayong magsasabi kay Sara Duterte na, diba, sama-sama tayong bubangang muli. Bex, that was a slogan. Diba, real politics is about policy similarities. Huwag nyo nga kami etusin ng ganyan. Kaya yun ang number one advice ko. De-escalate. And go back to that moment on why people actually supported your husband. True. Ayun. Sabi ni Aline, the country is getting into big chaos and you won't do anything. Actually, Aline, ano, ito yung reason kaya ka nasisigawan eh, sa totoo lang. Ito yung mga reasons kung bakit ka nasisigawan. You are condescending without realizing that you are condescending. Yeah. O pagkatapos, kuda ka ng kuda ng ganyan, kagaya nung kanina, yung comment mo na, you think, kapag ka na, ano, nabalik kayo sa, this can be turned around kapag ka naibalik si Glenn Chong, si Maharlika at si, ano, sa Malacanang. You were saying those are actually very, very insulting, Aline. You tell that to Attorney Glenn Chong, baka masapak ka. You have napalawin no idea, Aline. Sa totoo lang, no, yun yung reason kung ba't ka nasisigawan. Pagkatapos pag nasigawan ka, sabihin mo, can you please be kind? You are not kind, Aline. You are not kind. You are making comments na hindi mo iniisip. Nang iinsulto ka, hindi mo nare-realize. Yeah. Eh pagkatapos, pag ikaw nasigawan, di ba? No, that's not what I meant. It's not my intention, kineme. Ayan. So sinasabihan kita, kasi sa totoo lang, if you're going to continue ano, saying things like that, yung very, very unaware na mga statements, masisigawan ka talaga sa political discourse. Just me. Sabi mo yan kay Attorney Glenn Chong. Baka ikaw pa yung maunang masampa. Sabi mo yan kay Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, ibabalik ka na rin sa Malacanang. Okay na ba? Hindi mo na ba sasampalin si Lisa Marcos? Hindi ka na ba galit sa kanya? Baka ikaw ang masampal. Bribe yan eh, di ba? Merong nag-message sa akin, ino-offera nila ng ano, tinatanong nila kung anong gusto. Like position or pera. Although hindi nila direct ang sinasabi. Pero umayaw na yung inaalok nila. Ilan na rin sa tumalikod nilang followers ang inaalok nila eh. Di ba Joey, parang may screenshot ka ng page ni Madam na nag-message sa'yo? Like, sino? Sinong Madam? Si Madam Boatoad. Si Mab. Parang may screenshot ka na nag-message sa'yo ang page ni Ma'am Shikels. Na if they, what they can do for you or something.
Parang may pinautang ganyan. Ah, hindi ako yon. Hindi ako yung nag-message. Meron lang follower na minessage niya si Lisa. Tapos may auto-reply yung page niya. Ah, okay. Ayun. So kaya kasi yung sinabi niya. Ayun. Madagdag ko lang, no? Kay Aileen. Kasi sana na-educate ka kahit papaano na nandito. Kasi hindi lang naman to ano eh. Kumbaga, isang bata na umiiyak tapos bibigyan ka lang ng lollipop, okay na. Yung mga nandito, may mga ano to, may mga prinsipyo to. Si Miss Joey, Misses, saka si Miss Maui. Kaya sana na-educate ka kung ano yung pinanggagalingan ng mga to. No? Alam mo ba kahit kami, nagtatalo kami sa policy? Diyos ko dahil, no? Hindi. Ano sa tingin nyo kami? Nag-o-o-o-han na kami sa isa't isa. Nag-i-debate kami sa isa't isa, no? Diyos ko, hindi yun lang napapanood. Nagbabandagulan niya. Diyos ko, last year nga. Ano? Nagbabandagulan pa kami sa live. You know? This is like normal discourse. You know? Normal discourse. Pero ang ano lang is argue forcefully and more reasonably. Diba? Huwag lang yung epal-epal ka lang. Dahil kung epal-epal ka lang, epal din kami. Kaya nga yun ang ano ko dito kay Lisa, no? Na kung honest siya, no? Kung honest siya sa sarili niya na gusto niyang ayusin to, balikan ninyo kung bakit sinuportahan yung asawa ninyo. Bakit dahil ba sa pera niya? Sinuportahan ba namin siya dahil sa pera niya? Or sa pera ninyo? Ano ka ba? When mainstream media do not want to touch you and your husband, we were there. We were defending BBM. We were defending the Marcoses. We were there. Na kahit wala pa kayo sa kapangyarihan. Dahil naniniwala kami sa prinsipyo ni Bongbong Marcos. Ngayon, hindi na ito yung Bongbong Marcos na yun. Sino ito? Para itong ano, no? Parang, putang ina, sino to? Ano ba, the clone? Diba may conspiracy theory? Diba may conspiracy theory na clone? Clone siya. Yeah. Diba? Na sino to? Na parang, hindi naman ito yung Bongbong Marcos doon eh. Diba? Bakit ito nagbago? Sa tingin ninyo, eh, yung mga tao, bakit yung tao mag-a-adjust sa inyo? Diba? Bakit sila yung mag-a-adjust sa inyo? Eh, kayo yung pinaniwala niyo yung tao na ganito yung prinsipyo ninyo, tapos bila kayo magbago? Ano yan? Budol-budol. Narinig niyo yung ano, yung chika na nung nagpapa-recount protest si Hello Kitty, kinakausap ng asawa niya ang mga, I think under kay PRRD, na i-appoint daw si Hello Kitty as DA na panahon ni PRRD. May mga nilalapitan si Jahas ng mga kung sino-sino para ma-appoint yung asawa niya dahil hindi naman daw makaka-affect sa recount protest. Pero yun nga, hindi daw, di ba, umayaw si PRRD or hindi pinansin ni PRRD yung pamimilit ni babae na yan na ma-appoint yung asawa niya. Kaya dun pa lang daw, galit na siya kay Tatay Tigong, yung si Cordoroy. Kinonfirm ni PRRD yan nung unang maisug eh, di ba, na lumalapit sa kanya. Oo, lumalapit sa sabi kanya ni Aileen, yung asawa. Sabi ni Aileen. Para nagpapa. Sabi ni Aileen, isn't it more selfish to think more of your principal? Well, everyone is selfish. Well, everyone is selfish, but I am selfish because of my principles. Mm-hmm. So, sila selfish sila. Hindi ko alam kung ano ang role ng principal sa buhay diba? Ni ano. Hindi ko maintindihan kung ano ang intindi ni Aileen sa principal sa buhay niya. At saka ano? Ano bang role ng principal sa buhay mo, Aileen? At saka bakit si Lisa? Diba? If Lisa wants you back to help the count, bakit si Lisa? Anong, bakit siya? Hindi ba pwedeng siya, no? Si PBB?
Alin, ito yung ano mo, no, yung statement mo. Isn't it selfish to think more of your principal if Lisa wants you back to help the country? Unang-una, bakit mo ine-equate na ang pagtulong kay Lisa is something that is noble? That it is something that should be within your principal. Sobrang defective no statement mo, Aileen Lacaba. I mean, there is something wrong with how you ano no, with how you infer one premise after the other. 'Di ba? Lisa wants you back. Una-una, si Lisa ba dapat ang nagpapatakbo nitong bansang 'to? Exactly. Yeah. 'Di ba? There is something that is fundamentally infringed doon sa way ng pag-construct mo ng mga questions, Aline. Ngayon, hindi ko maintindihan kung anong role ng principal sa life mo. If someone is principled, you're going to tell that someone as selfish? Ang laking different worlds apart ang pagiging selfish at ang pagiging principal. Now, maybe for you na walang prinsipyo, you're just going to look at it as selfishness. Pero sa mga taong katulad namin na alam ang value ng pagiging principal, ang tingin namin kay Sas, principled siya. Eh ikaw, hindi mo kasi siguro alam kung anong ibig sabihin ng pagiging principal. So ikaw, ang tingin mo, ang pagiging principal, eh just being selfish lang. Because you do not understand halimbawa, being principled means. Diba? Oh, halimbawa ang principal ko tanggalan niyo ng pangil yung tsungay yung mga oligarchs ninyo mga kabarkada, papayag ba sila? Ayun ang principal ko eh. Oh. Eh parang napaka-naive ng mga tao. Parang hindi na nila alam kung ano ang kondisyon ng Pilipinas, no, Mami? Na parang seryoso ba kayo sa tingin niyo? So yun ang eksena, yun na bakit nga si Lisa hindi naman siya presidente, Diyos ko day. Pero yun na. So ang sunod nating tanong is ano masasabi niyo dun sa tanong ni Katuning na wala na bang reconciliation? Sa tingin ko wala yung reconciliation. Mukhang mapagtanim ng galit siya na nagsabi niyan eh, di ba? Madumot. Balaan mo ni Inday Lisa, no? Madumot. Kagadya nga pagkababayi, nagtatanong kagadya sang lain, sang buot. No? Nagtatanong ka talaga ng galit. Sabi mo nga, if I were, I'll be picon. My husband is not picon. No? Ikaw, hindi ka lang, ang mga pikong tao, mapagtanim ng galit yan, ha? Nag-hold ng grudge ang mga ganyan. Labi na gadi ka, Uday, nadamo ko na balon sa mga mysticisms, kag voodoo, kag witchcraft. Charot. Princess Maui, eh yung ano kasi, di ba tinanong ni, ano, wala na bang reconciliation? Tapos ang sagot ni Lisa, ay wala na. Ex na siya sa akin. Di ba parang ganun yung sagot ni ano eh, yung response niya dun sa tanong na wala na bang reconciliation. Tapos, siya pa yung nagbigay ng ultimatum na, ay, which else na? Yung parang, Bek, sino ka? Hindi ka ba binoto ng tao? So, yeah, she sees herself as the ultimate, I mean, the most powerful woman in the Philippines. Mm-hmm. Na parang well, feeling ko ako supreme dito, di ba? Kung ikaw ang powerful nada. Which is, X ka na sa akin, Inday. So, ayun, masama ang love ko sa'yo. So, X na tayo. Parang, pakyo ka, tangina mo, di ba? Parang, unang-una, you should have no choice but to reconcile. Yan ang attitude ng isang taong normal ang pag-iisip ni Lisa Marcos. Why? Because whether you like it or not, Inday Sara is chosen by the people. Yes, demanding. But you have no choice but to reconcile. Yan dapat ang pag-iisip ng taong normal. So can it be attributed to being there's something? Bangag sa power. Magiging bangag sa power. Diba? Oo, nalulunod sa kapangyarihan. Kasi maraming nakakapag-deliver. Allegedly, they can't. Hindi, parang ang ano nito, no? Go, parang ang ano ko nito is, oh, parang ang ano ko nito, ay ngayon lang ko nakakita ng first lady na ini-interview ng ganito. Or even first husband. Diba? Parang ito, parang siya atang pinaka
naka-troubled na first lady. Punong-puno ng ating Adam. Kaya nagkakaroon ng issue din. Diba? Na parang... Siya yung pinaka... siya talaga yung... Alam mo na, yung nasa taas. Siya yung decision maker. So actually, itong nangyari ngayon, parang pinatunayan na lang niya na siya yung decision maker. Kasi alam naman natin na pag bad shot siya sa tao, hindi makakalapit sa husband niya. So, So ganun din yun. Diba? Na parang it would be a source of quarrel, hindi ba? Mm-hmm. Sa kanyang eksena. Na ang pinakatanong kasi dito, Miss Lisa Marcos, nasan po ba kayo sa Constitution ng Pilipinas? Right? Iligpit niyo po yung sarili niyo sa tamang lugar. Oo nga. Diba? Eh, diba nung tinanong yan ni Boy Abunda, I think, ano na yun eh, pwede na siya magpaka-cheesy nun eh, or magpaka-cliche, di ba? Sabi niya, sino yung ideal or yung parang, ano, ano tawag doon? Kasi may possibility nga nung, ini-interview siya nun, di ba? Ini-interview ni Boy Abunda yung mga, yung possible mga... possible na yung first lady eh. Yes, oo. Eh, sabi niya, sino yung ideal or hinahangaan mo or role model mo na first lady? Pwede na siyang magsumipsip na siyempre yung aking ano, mother-in-law, elegante, di ba? Strong woman. Aba, sabi niya, my idol is myself. Sabi. Talaga ba? Lady, alam mo na? Ha? Sobrang taas naman ang tingin. Just me. Kapal, no? May pagka- talagang ay, myself? Panoorin niya natin yan. Hanapin niyo nga yan. Hanapin niyo mula yung dati niya. Ano, malaki yung ano, Boy Abunda? Boy Abunda and ano? Boy Abunda and... Yeah, and the... FL. Kasama yata niya dun si ano eh, yung bunso, si Vini, sa interview na yun. If I'm not mistaken. Alam mo, Aline, meron din po akong principle on what is the greater good. So, sa tingin niyo po ba pareho kami ng pag-iisip ni Lisa Marcos kung ano ang greater good? Greater good, hindi nga siya bumababa sa grassroots. Hindi mo nga nakikita nakakapunta. Alina, ano mo ba ibig sabihin ng greater good? Ano ba ang greater good sa'yo? Ang greater good sa'yo nakabase kapag ka nandun si Lisa Marcos. Oh my God. Ganun ba ang greater good sa'yo? Come on! Ito ay yung mga moment na masisigawan ka talaga eh. Sino tinutukoy niya na it? Hindi ba si Sas ang tinutukoy niya o yung principle ni Sas ang tinutukoy niya? Sabi niya, I don't doubt Sas has principles, but what good is it if it doesn't think for greater good? So the principle thinks for itself? Diba, baka good, if siya. He doesn't think, nagkamali siya. Ha? Nagkamali siya dun sa pangalawang problem. Ano nga lang siya? Oo. Ano na lang, nakakaloka naman pala yun. Anyway, so, pero nakakaloka yung ano, I think the interview will backfire. Exactly. Naku, wait na lang siya. Talaga, mababash na naman ang lula niya. Magbabak? Alam mo, mababash na naman si Lisa. Kasi parang ano to eh, yeah. Remember yung video niya noong January 2023, yung bigla na lang meron siyang lumabas na video na nakapambahay na yung talaga, ay, yung talaga pambahay tapos that, yung yes. I'm sick and tired. Hi, Kuya Adrian. Oo. I'm sick and tired of people using my name. Yung sa isa. And I shall tell my husband not to appoint you, sabi niya. Sa ISAP yun eh. Yung, right, Kuya Eddie? Yung ISAP, na parang, meron palang, oo, kasi ako Maui no, nung panahon na yun, hindi ko lang ako nababalitaan na merong issue sa ISAP. Kaya nga sabi ko, bakit may video ganito? Ah, baka yun yung sas din yung issue na ano, baka natichismis na siya about the
about the ano, yung what's that again? Extraction. Isn't it? I don't know. Lumabas na ba yung issue na yon noon? Hindi wala pa. Wala pa. Yung muna yung ano, yung ISAP, ay di ba ISAP ang involved din sa ano, sa extraction. Yun nga yung kinoconnect na ni Mother Dragon. Uh-huh. So yung kaya yung ano, kasi sinasabi niya, di ba, the request was parang it was done before niya nilabas yung video na yun. Eh, since si auntie mo nga ay mahilig magpalit-palit ng mga tao, parang may nag-request yata sa kanya, do not change kasi maapektuhan yung, do not change the people. Kasi nga, maapektuhan yung... Yata yun, oh. Yung... Yung extraction kineme, ganyan. Oo. Yung operation. Oo. Talaga? Kasi ano yan eh, na parang... Alam mo, feeling ko wala silang, hindi nila nakikita yung, I think they are running out of ideas, no? Mm-hmm. They are running out of ideas on how to counter the ma-isu. Tapos yung mga binibitawang salita doon. Kasi, ang nangyayari kasi is, how can you turn it around at this point in time? Well, una, may mga policy differences na. Okay? This is not personal. Kasi if this is just personal, hindi ito aabot ng ganitong movement. Eh. No, Maui? Madali. Kasi ayusin ang personal issue sa politika. Eh. Hindi ito umaabot ng ganitong bonggang-bongga. Policy differences na. Policy differences. So that what makes it... Yung puting na yan, ha? Nangako siya na itutuloy niya, continuity kuning-kuning, unity kuning-kuning, yung ka-unity niya, niligwak na niya, tiwang-wang na si... Good luck, kuting. Diyos me, ayun. Ayun na nga. I think they are still thinking na they can use power forever on any issue. Gets mo? They can use hard power on any issue. Pero as this pero nagba-backfire kasi sa kanila. And Lisa, you know why it's backfired? Right? Because this is already out of character of husband. Hindi galing yung pagkakakilala ng mga tao sa kanya na everyone knew him as someone conciliatory. Di ba? Yung sa persona niya, ang sabi niya, the Filipino, kung meron tayong hindi, ano, if we don't agree, let's talk. If we still don't agree, let's talk some more until we find consensus. That is the Filipino way. Yan ang isa sa mga magandang lines ng asawang sa persona. But we are not seeing it right now anymore. After that sona. So nakikita namin na BBM is just full of hot air and rhetoric. At nakita natin dito yan sa Shabu, raid sa Batangas. Pumunta ka dyan, nagbida-bida ka na 13 billion. Historical. And then suddenly, hindi pala 1.4 tons and 9 billion. That's way off the mark. So, yun po ang problema. There's something wrong with the way you've handled the issues and the way you are handling it now. And if you keep on, sabi ka ni Einstein, if you keep on doing the same thing, expecting the same result, there's a term for that. Ayoko na lang sabihin. Sabi niya, no, ni Nina Barzaga, the Marcoses are not going anywhere. He will finish his term. Better luck next time, ladies. Nina Barzaga,
I think you rely on your freedom to express and criticize the government based on whether or not such president is going to finish his term or not. It doesn't follow. Okay? Yung pagkikriticize mo sa gobyerno ay hindi iyon mawawala just because matatapos niya yung term niya. Oh. Gets mo ba, Ninya Barsaga? Okay? Ano yung better luck next time, ladies mo? So, ikaw ba, nagsasalita ka lang kasi gusto mong ayaw matapos ng presidente yung term niya? Ikaw ba ay nagkikriticize lang sa mga pulisiya kasi gusto mong itumba yung gobyerno? Ganun ka ba, Ninya Barsaga? Then, I would say that's not intelligent. Oh, actually, yeah. Purihin kita, Ninya Barsaga. Ginagaya mo yung isang vlogger na kalbo yung... Kalbo siya, di ba? Wala kang originality, even the spelling of your name. Hindi mo malang ginamita ng enye. Pindutin mo yung alternate. I-hold mo yan, yung alternate key. And then pindutin mo yung 164 na numbers. Lalabas yung enye. Also, sa better luck next time, yung better dapat capitalize, hindi yung ladies. Lagyan mo na rin ng comma yung dulo ng time. Huwag ka magpaka-intelihente dyan, hindi ka rin nalalayo sa malamang kung sino man yung ginagaya mo na mahina ang ulo. Alright? Kanina ka pang mamaru sa special mention sa'yo. Pero kanina ka pa yung binabanatan eh. Ngayon, I mean, ito yung hindi ko mag-gets, ano? Yung parang, he will finish his... Are we trying to actually si Sas, 'di ba yung una nating mga discussion? Kasi sinasabi ni Sas, he is actually going to finish his term. Hindi na, I hope hindi not. Na, oh, you know. Yan ang consistent na sagot ko. Lahat na nagtatanong sa akin, tinanong ko, do you think BBM will finish his term? Sabi ko, yes. BBM will finish his term. Oh, that's my speculation. So, why? Ngayon, hindi kasi ko maintindihan dito kay Ninya Barsaga. You think your right to express yourself and your right to criticize this government is dependent upon the president not finishing his term? So kapag ka magsasalita ka lang kasi alam mong mapapatumba mo yung gobyerno, ganon? That's not the goal. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung ganyang idea kasi parang ang tanga! Ninyo Barsaga! Diba? Pakarecalibrate po yung pagkaintindi mo dun sa karapatan mo bilang mamamayan ng bansa. Hindi ka po nagsasalita or hindi ka nagkikriticize ng policy just because gusto mong itumba ang gobyerno. Okay? Well, sana sinilipo ka kasi hindi ka agree dun sa polisiya. Hindi ka agree dun sa ginagawa. Nagsasalita ka kasi you know there is a better way to handle the public affairs. Okay? And the thing is, kaya rin tayo nagsasalita kasi parang ang tingin sa atin ng mga nakaupo ay para tayong lahat mga anga-anga, which is very apparent kay Ninya Barsaga. Mm-hmm. Kasi tingnan nyo, magbibida-bida, magpapaka-exagerate si Kuting dyan sa kanyang shabu, kineme, sa alitag-tag. Kala niya magbubola niya ang mga tao or mapapahang, oh, wow, halos lahat. Mm-hmm. Diba? Hindi, magpasalamat kayo, may umiimik. Mm. Or unless, dapat kayo magpasalamat, baka sumusweldo kayo, tapukuyat rin kayo kakabash sa amin. Sabi ni Nia Barsaga, you sound like an idiot, Joey. Walang etiquette, sigaw ng sigaw. Sinisigawan ko po talaga yung tanga. Eto, tanga-tanga ka Ninya Barsaga. That's what you get here in my life. Ganun talaga yon. Eh, di ka makasabay sa usapan. O kagaya nung sinabi ko sa'yo, bakit mo naisip yung ganung katangahan? Anong sagot mo? You sound like an idiot. Ikaw kasi idiot ka, hindi mo masabayan yung punto. At nakafocus ka, ang balik mo lang sa akin, yung sigaw-sigaw. Eh, pagka talaga tatanga-tanga, nasisigawan dito. Ganun talaga dito sa live na to, Ninya Barsaga. Get used to it. Pag bobo, nasisigawan. Sana kumita naman. Eh, nagtakita ka ng kababohan mo, nasigawan ka. Ayun. But that doesn't mean you sound smart. Wala akong pake if I sound smart or not, if I look beautiful or not for you. Wala akong pake alin lakaba. Okay, what matters in this life is if you have substance. Okay? Yun yung importante dito. Ikaw, alin lakaba? Di ba arte-arte mo? Yung bigla ka nagsabi, no, I do not mean to condescend in MNM. I explained to you earlier. Hindi mo minimin na mag-condescend, pero lahat ng statement mo, condescending. Diba?
pagkatapos ikaw, kailan ka lang bumait sa akin nung last na conversation natin, bumait ka nung nasigawan ka. Diba? Nung napahiya ka na, nung nasigawan ka na at kinall out na yung stupidity mo, doon ka bumait. Diba? Eh, kailangan nyo ng ganyan eh. Kailangan nyo ng real talk kasi ang pa-plastic nyo. Mm. Konyak, ang pa-plastic nyo. Oh, ano gagawin natin? Nakakaloka si Joey, no? Lumabas yung bulaken. Eto na ang bulaken niya. Kumusta yung nilalo sa bulaken? Yun naman talaga yun eh. Kaya bumait yun si Aline nung isang live. No, para, no, Joey, I did not mean to condescend. Kaya ka, kasi nasigawan ka. Kaya ka bumait, nasigawan ka, tapos nahuli ko yung mga kasi, no, in reductive reasoning, kineme. That's not reductive reasoning, that's being presumptuous. Your argument is presumptive. Tapos nung kausap mo na si Sas, in inductive reasoning, why inductive reasoning na? Kasi natabla na yung reductive reasoning mo. Diba? Kaya ka bumait nun, kaya sinabi mo na hindi mo minimin na mag-condescent, eme-eme, ganyan-ganyan. Kasi nasigawan kayo. Ngayon, confident ako sa sinasabi ko, if it doesn't sound smart to you, problema mo yun. Kasi tanga ka, hindi ko makasabay. Diba? I do not care if I sound stupid to you or not. Kung hindi mo masabayan yung argumento at yung logika, wala akong pake. Mm. Okay na. Nako, wait ka na lang talaga. Ano ha? Sino nga yung ninya? Pag ikaw nasabon-sabon, bubula rin bibig mo dyan. Ang ribat mo. And that's our sermon for tonight. You sound like an idiot. Yes, that's the only sound you can understand kasi you can't understand anything. Diba? Hanggang sound ka lang, di ba? Hanggang, kasi hindi mo maintindihan, kaya yung sound ka lang magja-judge. Di ba? Mm. Gawin natin. Eh, araw-araw kayong kupal eh. Di araw-araw ko kayong susunugin. Mm. Nakakaloka yung mga taon. Parang, ano pang eksena ninyo dyan na mahilig kayong magpainit ng ulo. Ayun. Sabi ni Aline, I have deep respect for Joey. Sabi niya, sana yung deep respect mo, i-translate mo into actuality. Kasi you don't sound respectful at all, Aline. Hanggang lip service ka lang. You don't sound respectful at all. I mean, you asking questions like, is it so selfish, kinemic? Hindi siya ano, hindi, I explained that already earlier. So, diba? If you really mean to be respectful, then be respectful with your words. You weren't respectful to us earlier when you said that, okay lang ba? Pagka na, matatapos tong lahat ng gulo na to, pag nabalik na si Sasa sa Malacanang, si Marlica, si Sasa, si Glenn Chong sa Malacanang, you actually insulted them. Diba? Is that respectful? Of course, it's not. Ngayon, ano lang daw dito, alin yung mga ganyan kasi, wala kang self-awareness, you are very, very unaware. Yun yung problem. At pagkatapos, ngayon, dahil ayaw mo, nako-corner ka na, nako-call out ka, then you're going to lip service us and say, no, we have deep respect. I-translate para, mo sa totoong respeto. And then, dun kami... Para itong si Aline. Para itong si Aline, no? Inaano niya na, halimbawa si Glenn Chong, kumabalik lang si Glenn Chong. Ang pinagalaman po ni Glenn Chong is matanggal ang Smartmatic sa Pilipinas kasi nga nagbibenta ng boto. Diba? Kaya nga yan nagkasama si Bongbong at si Glenn Chong noon. Kasi si Glenn Chong is electoral reform advocate. Ipinaglaban niya si Bongbong na according to ano is dinaya ni Leni. Ngayon, ang ano nila doon is pag pinanood niyo yung mga dating mga videos ni Bongbong, talaga may crusade din doon si Bongbong laban sa Smartmatic. Sinasabi pa nga niya noon, yung Smartmatic, may connection niya sa CIA, ganyan-ganyan. Tapos nung nanalo na, actually, kahit hindi pa nanalo, nakikipagsabuatan na sa Smartmatic. So pag sinabi mo ibalik si Glenn Chong, ibig sabihin, paano yun? Paano ibabalik si Glenn Chong? Magkaiba na sila ng prinsipyo. Yung isa, binitawan na yung prinsipyo niya. O di ba parang, Dex, ano ba ito? Nagpipinger ba kayo? Magpinger kayo minsan para magkaroon kayo ng ano, para bumuka yung utak ninyo, no? Diba na parang, ano ba, Dex? Magka-calcify na ba yung utak ninyo? Sabi niya, I am very aware of Glenn Chong's fight. You are not. You are not. Kasi if you are aware, you will not even suggest
that this will all go away pag nabalik sila sa Malacañang, idiot. Okay? Hindi ka aware. Diyos ko po naman, Aline. Hindi ka aware. In-explain na nga sa Unisas eh, na, you know, how principles play a role in this situation. I'm aware. Ako sa'yo, Aline. Oo, no, parang nagre-ring sa tenga ko yung mga banat-banat, yung mga matatapang na banat ni Kuting against the Smart Magic. Tapos nung umupo na siya, dapat nang angkabahan yung mga yon, wala siyang ginawa to remove the Smart Magic. Ah. And ayun nga, yung mga allegations sa Attorney Glencho, nagamit yan noong 2022, kaya hindi lumayo yung number ni Kuting kay VP Sara. No, halos pumantay siya dun sa boto ni VP Sara. Pero hindi nga raw totoo yan eh, yung 31M. Ngayon siguro ang tingin ni Smugs. Ano bang code name niyo kay Madam? Si Pagong. Ayan. Si Pagong? Bakit? Ay, di mo maalam. Okay. Yun ang tawag sa kanya ni Beyonce. Mga... Ay, si kilala mo si Beyonce. Si Beyonce, clue naman dyan. Refresher naman dyan. Sa chat. Si Beyonce. Teka. Ito. Sige. Ayan. Bakit siya si Beyonce? Bakit si Beyonce? Oh, yeah. Siya yung Queen Bee eh. Siya yung original na Queen Bee, di ba? Ah, kaya Beyonce. Basta si Beyonce. So bakit si Beyonce yung, daw, mahilig magmadjong yan. Madjongera raw yan si Beyonce eh, ganyan. So pagkausap lang yung mga amigas niya, tsaka mga kalaro niya, ganyan. Ang tawag niya daw kay ano, dito kay Pagong. Ganyan, eh, ito namang asawa ni Hello Kitty. Mukha namang Pagong, ganyan. Mukhang Pagong? Mukha daw Pagong. Buti hindi mukhang buo. Sabi ni Aline. Mm-hmm. Sabi ni Aline, I have to lend myself to the country. I will only lend myself to the country if the military requests it. Uh-huh. That is the only time. If the military. Siyempre, kailangan nyo makayo maging kaligatan, no? So, ang tingin ni, ano, ni Turtle Mom, sabi, at ang tingin ni Turtle kay BFF Lenlen ko dati yung pinaka-antagonist right nila or yeah kontrabida sa buhay nila. Ngayon naman ang kontrabida sa buhay niya nila si Greenberg. That's all. Kasi sinasabi niya yan, hindi raw ginawa yan ni Lenlen against sa kanila, right? Na sumama sa mga bumabatikos sa asawa niya or something. So, tinik sa landas niya si Greenberg. Mm-hmm. Dati ang tinik sa landas niya sa recount ay si BFF Lenlen ko. Ayun na nga. Oh, anyway, magkano na tayo? Mag-parting words na tayo kasi may araw na dito. Nadibago ako bigla, ha? 2 hours na life mo. Anyway, salamat Joey, ha? Pinakit niyo ako. Salamat, Miss Tan. Naman. Really appreciate it. Pasensya na kayo, na-conscious ako kanina kaya nabura lang ako ng makeup. Akala ko natulog na kaya nakita ko lang live kayo. Sabi ko, ano ito? Pinag-usapan ko, Lenlen. Ah, yung interview ni Ma'am Shinye. Ay, okay. Sige. Kailangan ko malinaw. Yes. Napapanood. So, thank you so much po. And salamat sa mga Mawinyas sa nandito rin nanonood sa program ni Miss Joey. Thank you so much. Oo. Thank you rin sa mga Mawinyas na nandito. Ayan. Sas, ikaw, anong mo? Anong mga kaganapan mo? Anong parting words for this very early morning life? Ang parting words ko. Good morning. Okay. Ang parting words ko po ay sana yan ang yung final inventory ng Shams. Baka kaya mo ba ako eh. Final answer na sana. No? Baka bumaba pa yun. Final answer na sana. And
itong interview with Dunying, I think you just opened the Pandora's box. Oh my God! True. Mm-hmm. Itong ano na to, no? Itong interview na to. Yes. Ayan. Ako, ang parting words ko ay ito. Nananawagan si Marcos, si Marcos Jr., si BBM, nanawagan sa pagtitipid ng kuryente. The audacity! Wait lang. Hindi ako papayag na hindi ako magkakonsya. Go. Nanawagan ka. Okay. So, ibig sabihin, hindi mo na naasikas yung energy security. X. Yung food security, X. Tapos, papunta pa tayo ng World War II. Bex, ano ba to? Ano ba? Hindi mo ba tayo nakakahalata? Parang puro fatherhood or motherhood statement lang siya, pero parang wala sa hulog. May something. Kailan nanawagan? Kahapon, April 16. Magtipid ako. O sige na, Diyos ko, itulog na natin. Ay, wait. Yung article is, 12 midnight, pinublish yung article. Kanina lang. Ng Philippine Star, ayan. Marcos, matulog na tayo, nakakaloka. Ayun. Nakakaloka. Hindi ka, okay. Ganda na nag-i-aircon, kasi mainit, na yun your mainit. Ikaw ang magtipid, gala ka ng gala, magastos ng fuel. Good morning. Good morning, everyone. Bye. Bye. Magtipid daw kayo sa kuryente, okay?